It's a fresh new day at kakatapos lang kahapon ng matinding bakbakan ng Furin laban sa Kiel. At makikita natin na masayang naglo-lunch break sina Anzai, Kurita, Takanashi, at Kakiuchi sa classroom. Nasaktan si Anzai habang umiinom ng orange juice at tinanong siya ni Takanashi kung bakit siya umiinom ng maayosem na drink habang sariwa pa ang sugat niya sa bibig. Sinagot naman ni Anzai na gusto lang niya ng vitamin C para makatulong sa pagpapagaling ng sugat niya at kinorek naman siya ni Kakiuchi na para dapat sa dry skin yun. Bigla namang sumabat si Kurita at sinabing protein talaga ang kailangan niya. Habang inagaw niya ang huling chicken karaage ni Anzai, nagalit si Anzai at hinabol niya si Kurita na tumako matapos isubo ang pagkain niya at sinabing ipapahid niya ang lemon sa lahat ng sugat niya. Sinakal naman ni Anzai si Kurita pagkahuli niya dito at napanood ito ni Nakiryu at ni Rei na masayang makitang ang lively ng mga classmates nila ngayon, lalong-lalo na si Anzai na kitang-kitang masayang nakikipagkulitan kay Kurita. Napatanong bigla ang mga magkakaklase kung nasaan na kaya si Sakura dahil hindi pa nila siya nakikita ngayong araw, at hindi rin siya nakakapag-reply pa sa mga messages. Sinabi ni Sugaura na baka natutulog parents si Sakura pero pinagdudahan naman ito ni Kiryu dahil pasado alas 12 na. Sinabi ni Anzai na nag-aalala siya para sa kanilang grade captain na mukhang depressed pagkatapos ng laban nila kahapon, kaya sinubukan na ni Rei na tawagan siya sa phone. Nung sinagot na ni Sakura ang phone ay natuwa ang apat na magkakaibigan. Pero mabilis silang napasimangot nung hindi maintindihan ni Rei ang mga pinagsasabi ni Sakura. Bigla na lang binaba ni Sakura ang tawag at nagtataka na sila kung ano na kaya ang nangyari sa kanya. Pero dahil sa tunog ng boses niya na parang tulog pa, inisip ni Rei na maaaring nagkasakit si Sakura at masama ang pakiramdam. Nagulat at nag-alala ng sabay-sabay ang mga magkakaklase na sina Suo, Sugaura, Kiryu, Kakiuchi, Takanashi, at si Anzai na sinasakal parents si Kurita hanggang ngayon. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon ang dalawang vice captains na sina Suo at ni Rei na puntahan si Sakura sa kanyang tinitirhan na may dalang maraming pagkain. Napatanong pa nga si ni Rei kung masyado raw bang marami silang biniling pagkain na parang balak pa nilang pumunta sa isang trip. Pero sinabi lang ni Suo nag-aalala silang lahat para kay Sakura kaso hindi naman pwedeng buong klase ang bigla na lang bibisita ng sabay-sabay. Ngayon lang nila nalaman na malapit lang pala sa school ang mismong bahay na tinitirhan ni Sakura. Dahil alam nilang hindi originally from town si Sakura ay iniisip nila nung una na malayo ang bahay niya. Kaya nag-speculate pa sila na baka lumipat si Sakura sa town nila dahil baka lumipat ang mga magulang niya ng trabaho na malapit dito. Matapos ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa bahay ni Sakura. Masaya ang itsura ni Rei, pero si Suo ay parang nagulat at natakot dahil sa mga nakita nilang itim na pusa, makalawang at sira-sirang signs, pati mga vines na tumutubo sa mismong bahay. Ayon kay Suo, mala haunted house ang itsura ng bahay ni Sakura, pero sinabi naman ni Rei na mukha pera naman itong isang apartment complex. Inakyat na nila ang apartment at pinindot ang doorbell ni Sakura sa room 201, pero napansin ni Rei na hindi na pala ito gumagana, kaya sinubukan na lang ni Suo na pumasok agad, lalo na't hindi naman pala nakalock ang pinto. Nakita rin nila pagpasok ang sapatos ni Sakura kaya sigurado silang di sila nagkakamali ng pinuntahan. Pagpasok nila ay nakita nila na halos walang gamit sa loob ng apartment room ni Sakura. At mukhang naiwanan pa niya ang pagkain niya para sa dinner kagabi sa kusina na halos hindi nagalaw. Kinakabahan parent si ni Rei na pumasok nang hindi nagpapalam pero tumuloy parent papasok si Suo dahil hindi parent sumasagot si Sakura sa tawag niya. Pinaalala ni Suo kay ni Rei na mag-isa lang sa bahay si Sakura at dahil sa sakit niya ay malamang hindi siya makagalaw. Tapos, tinanong niya si ni Rei kung alam ba niya ang posibleng worst case scenario na pwedeng mangyari kay Sakura. Sa takot ay bigla namang sumigaw ng napakalakas si Rei dahil naisip niya na baka namatay na si Sakura ng mag-isa nang hindi nila alam. Tapos ay biglang bumukas ang pinto ng bedroom ni Sakura at nagalit siya dahil sa ingay, natamba nang paupo si Rei sa takot dahil inakala niya na isang ghost na si Sakura. Pero sinabi sa kanya na Suo na buhay pa talaga at okay pa si Sakura. Nagulat naman si Sakura nung ma-realize na pinuntahan pala siya ng mga kaibigan niya. Tapos ay muntikan ng matamba si Sakura dahil nanghihina siya kaya napasandal na lang siya sa dingding. Tinanong niya ang dalawa kung anong ginagawa nila sa bahay niya at sinabi naman nila na binisita nila siya dahil alam nilang masama ang pakiramdam niya. Na speechless dito si Sakura at hindi siya makapaniwalang nag-aalala pala sila sa kalagayan niya. Nag-sorry si Suo dahil ginaisin nila siya kaya pinapasok niya muna uli si Sakura sa kwarto niya para matulog ulit at magpahinga.
habang pinakuha naman niya kay ni Ray ang mga bitbit nilang pagkain. Pero pagpasok nila sa bedroom ni Sakura ay nalungkot sila sa nakita nila. Napaka-bare ng lugar ni Sakura at wala siyang gamit sa kwarto maliban sa isang futon at isang set ng uniform na nakasampay sa curtain railings. Inalok ni Suho si Sakura ng gamot at pagkain dahil mag-isa lang siya. Pero tinanggihan ni Sakura ang mga ito dahil nahiga na siya at gusto lang niyang matulog uli. Hindi naman makapaniwala si Suho na walang ganang kumain ngayon ang matako na si Sakura. Habang si Nirei naman ay napapatanong sa sarili at napapaisip kung ano kaya ang backstory ni Sakura kung paano siya nag-end up sa sitwasyon na mag-isa lang nakatira sa isang malungkot na apartment. Kahit na tinanggihan ni Sakura ang inalok ni Suho na pagkain ay sinabihan pera niya si Nirei na ibigay kay Sakura ang dala nilang mga pagkain at sinabi nila kay Sakura na galing ito sa lahat ng classmates niya sa Furin. Sinabi ni Suho na wala ni isa sa kanilang lahat na hindi nag-aalala para kay Sakura. Bigla namang nagsalita si Nirei at sinabi kay Sakura na dahil mag-isa lang siyang nakatira sa bahay niya ay dapat kahit papano ay dumepende siya ng kahit onti lang sa kanila. Medyo nahiya pa nga siyang sabihin ito dahil paulit-ulit na lang raw niya itong binabanggit. Pero sinabi ni Sakura sa kanila na hindi na niya kailangan ang tulong nila at huwag na silang mag-alala pa sa kanya dahil sanay naman na siyang mag-isa at kaya naman niyang alagaan ang sarili niya. Nalungkot naman si Suho sa sinabi ni Sakura. Gusto pa sana magdahilan uli ni Nirei pero tumayo na si Suho at sinabihan si Nirei na dapat na silang umalis dahil naidala naman na nila ang mga regalo mula sa buong class at di na dapat nila istorbohin pa si Sakura. Kita sa mukha ni Suho na medyo malungkot parent siya pero kahit papano ay nagagawa pa ring umiti ng onti. Sinabi niya kay Nirei na dapat muna silang umuwi ngayon kaya lumabas na sila at nagpaalam kay Sakura habang sinasabing i-contact lang sila ni Sakura kung may kailangan siya. Nanatili lang nakahiga si Sakura sa loob ng kanyang futon. Pero pagsapit ng gabi ay gising parent siya at nahihirapan ng makatulog uli. Habang pinapakinggan ni Sakura ang mga nagro-rustle na mga dahon sa labas, pinulot muna niya ang water bottle niya sa tabi. Pero dahil wala na itong laman, naisipan niyang bumangon para abutin yung supot na iniwan ni Suho at ni Ray para sa kanya kanina. At pagbukas niya nito ay nagulat siya nang makitang ang dami nitong laman na masusustansyang mga pagkain at inumin. Pero bukod pa dito ay maraming mga sticky notes na kasama ang bawat pagkain at inumin na may mga heartwarming messages mula sa mga classmates niya. Hindi maipinta ang mga mixed emotions na nasa mukha ni Sakura ngayon. Habang naaalala niya ang sinabi niya kanina kina Suho at ni Ray na kaya niyang alagaan ang sarili niya nang walang tulong galing sa iba. Habang nagbubukas ng inumin ay nag-contemplate siya tungkol sa nakasanayan niyang buhay kung saan kontento na siyang mag-isa. Habang umiinom ay na-realize niya na ibang-iba na ang buhay niya ngayon dahil ang dami na niyang mga kaibigan, at bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Umer Mia na meron na siyang mga tunay na kaibigan ngayon na he cares about. Pero pilit pera na deny ni Sakura sa sarili niyang isip ang mga sinasabi ni Umer Mia sa kanya tungkol doon, napahigpit ang hawak ni Sakura sa water bottle dahil sa galit at sa intensity ng mga pangdududa niya sa sarili niyang pag-iisip. Tapos, bigla na lang siyang nagulat dahil narinig niyang may kumatok sa pintuan niya na bigla na lang rin pumasok ng bahay niya at pinasok siya sa kwarto. Si Tachiba na pala mismo ang dumating na nag-aalala rin para sa kanya. Nag-sorry pa muna si Tachibana dahil akala niya ay nagising niya si Sakura sa ingay ng pagpasok niya. Habang si Sakura naman ay gulat na pinuntahan siya ni Tachibana. Naglalakad ng palayo si Suho habang si Nirei naman ay humahabol sa kanya kahit hesitant siyang iwanan si Sakura. Napalingon si Suho sa tawag ni Nirei para magpahintay. Hinintay ni Suho na makakatch up sa kanya si Nirei. Laking taka ni Nirei na iniwan nila ni Suho si Sakura sa ganung lagay. Puno ng pag-alala sa mukha ay tinanong ni Nirei si Suho kung hindi ba siya nag-aalala para kay Sakura. Nagbigay ng isang comforting na smile si Suho at handa nang sagutin ang tanong ni Nirei at bigyan siya ng lesson sa pag-alaga sa kanilang kaibigan. Habang pinapakita ang lagay ni Sakura na mag-isa at nakabalot sa kumot ay sinabi ni Suho na hindi niya alam ang pinagdaanan ni Sakura pero base sa itsura ng kanyang kwarto at sa lagay niya ngayon ay naisip ni Suho na malamang naging mag-isa si Sakura ng matagal. Sinagot ni Nirei na yun nga ang dahilan kung bakit sila dapat ay nanatiling kasama si Sakura. Para maintindihan ni Nirei ang sasabihin ni Suho ay sinimulan niya ito sa tanong, pina-imagine ni Suho si Nirei na siya ay naliligaw. Tinanong ni Suho kung ano ang isang bagay na gugustuhin ni Nirei sa panahon na yon. Nagulat si Nirei sa biglaang tanong at napaisip. Napili ni Nirei ang kanyang phone dahil kaya niya i-search kung nasaan na ba siya. Sinabi ni Suho na yun ang bagay na pinili ni Nirei dahil yun ang alam niyang gamitin. Nalilito pa si Nirei kung ano ba ang pinaparating ni Suho pero nag-agree na lang siya.
Dugtong ni Suo na kapag binigyan siya ng bagay na hindi niya alam kung paano gamitin sa panahong nangangailangan siya ay lalo lang magiging worse ang nangyayari. Pinakita ulit si Sakura na nakatago sa kumot habang naka-charge ang phone niya. Binanggit ni Suo na hindi alam ni Sakura noon na may nag-e-exist na phones at lalo nang hindi niya alam kung paano gumamit nito. Pinakita ang phone ni Sakura na puno ng messages galing sa mga kaklase niyang nag-aalala sakanya na hindi niya nasagot. Sabi ni Suo na sa tingin niya ay ang ganong analogy ay applicable rin sa friendship. Ini-explain ni Suo na habang ngayong mahina si Sakura ay hindi niya magamit ang kanyang mental at physical na lakas para ma-handle ang mga bagay na hindi normal para sakanya katulad ng mga taong nag-aalala para sakanya. Ina-assure ni Suo si ni Rei dahil sa kanyang pag-alala na kapag hindi pumasok sa sunod na araw si Sakura ay bibisitahin nila ulit ito. Hesitant parent si ni Rei na nag-agree kay Suo. Sinabi na rin ni Rei ang nararamdaman niya at in-explain kay Suo na naiintindihan niya ang pinaparating ni Suo pero gusto niya na matuto si Sakura sa friendship at na kapag hindi ito ni Sakura makita ay hindi talaga niya ito magagamit. Gusto ni Rei na matutong mag-relay si Sakura sa kanyang mga kaibigan at hayaan silang alagaan siya. Para kapag makita ni Sakura na siya ay nasa mahirap na sitwasyon ay makakatulong sila ng mga kaibigan niya harapin ang mga problema. Inamin ni Rei na nangako siya kay Sakura na ipapakita niya ang daan patungo sa taas ng Furin. Habang may imahe ni Sakura na naglalakad palayo ay dugtong ni Rei na laging si Sakura ang gumagawa ng sarili niyang daan mag-isa. Kaya gusto ni Rei na kahit kaunti lamang ay sana makatulong siya kapag naliligaw o nasa pilagro si Sakura. Habang may worried pero determinado na expression si Rei ay sinabi niya ng buo ang loob na gusto niyang maging nakakatulong para kay Sakura kahit kaunti. Habang nag-uusap sila ay may narinig silang tumawag sa kanila at napalingon. Nakita si Tachibana na mukhang pauwi na at may mga bitbit. Tinanong ni Tachibana kung ang dalawa ay nagro-round sa town. Nang makita ni Rei si Tachibana ay nagsimula agad siyang atit na magbalita tungkol sa kalagayan ni Sakura at nag-alala na rin si Tachibana. Napangiti si Suo nang makita niya na nag-aalala ang mga kaibigan ni Sakura sakanya at mahal siya ng mga ito. Inangat ni Tachibana ang takip ng hinanda niyang pagkain na umuusok pa sa init para kay Sakura. Flustered ang mukha ni Sakura at wala siyang masabi dahil hindi siya sanay sa gesture na ginawa ni Tachibana para sakanya. Pinakita ng close-up ang nakakagutom at mukhang napakasarap na egg congee. Habang nakaupo sa higaan at nakabalot pa ang paa sa kumot ay napasigaw si Sakura sa unang subo niya ng congee na napakainit pala. Pinagsabihan siya ni Tachibana na huwag niya laklakin ang congee at paunti-unti niya itong kainin. Habang nakikita ang uniform na nakasabit lang sa bintana ay pinagmasdan ni Tachibana ang living conditions ni Sakura at sinabing hindi niya alam na mag-isa pala si Sakura sa kanyang tirahan at ang kwarto niya ay hindi kapili-piling matirhan. Nabanggit rin ni Tachibana na walang kagamit-gamit si Sakura at paasar na tinanong kung minimalist ba siya. Nap-icon si Sakura at pinatahimik niya si Tachibana. Habang kumakain si Sakura ay may malambing na titig na sinabi ni Tachibana na relieved siya na may ganang kumain si Sakura. Lalo na at sobrang nagpapanik si Rei. May asar ang muka nang napatanong si Sakura kung bakit ba laging OA si Rei at gumagawa ng kung ano-anong hindi na kailangan. Nagalit si Tachibana sa sinabi ni Sakura at tinanong kung ano ang OA sa mga nangyayari dahil lahat sila ay nag-aalala para sakanya. Napalakas tuloy ang hampas ni Tachibana sa noo ni Sakura. Nagtaka si Sakura dahil may fever patch na siya sa noo pagkatapos ng hampas at di pa rin niya alam kung paano siya magre-react sa caring gesture ni Tachibana. Nabanggit ni Tachibana na narinig niyang napasabak na naman si Sakura sa labanan. Habang nag-aayos ng gamit ay nasabi niya na lagi na lang si Sakura humahataw at ito ang dahilan kaya siya ay nagkasakit. Sumagot si Sakura na hindi naman ang bakbakan na yun ang dahilan. Napatingin si Tachibana at mapang-asar na tinanong kung ang dahilan ba ay ang pag-freeze niya sa laban dahil sa pag-alala niya sa mga kaibigan niyang gusto niya. Naubo ni Sakura ang pagkain niya sa gulat at inalok siya ng tubig ni Tachibana. Mabilis na kinuha ni Sakura ang tubig at asar na tinanong kay Tachibana kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sagot ni Tachibana ay madali lang si Sakura basahin kahit sinabi talaga ito ni Umamiya sa kanya. Uminom na ng tubig si Sakura at sinabing hindi siya naniniwala dito. Bakit raw siya papayag na ang mga bagay na pang softy ay i-fi freeze siya at papahirapan ang paggalaw niya ng tama. Tiningnan ni Tachibana si Sakura nang may muling malambing na titig at sinabi na yun parent ang nangyari. Hindi nakagalaw si Sakura nung labanan. Napatingin si Sakura sa sinabi ni Tachibana pero pinili niyang hindi ito pansinin.
Sinabi ni Tachibana na hindi naman importante kung bakit siya hindi makagalaw dahil wala na magagawa dito. Kailangan lang maghanap ng iba pang paraan katulad ng hayaan ang mga nakakagalaw sa paligid na tumulong sa kanya. Humigpit ang hawak ni Sakura sa kutsara niya at napatanong kung nagbibiro ba si Tachibana. Habang nakikita ang paglaban ni Sakura ay nabanggit niya na hindi lang niya magawa ang mga nagagawa niya lagi noon. Sa attempt na patahimikin si Tachibana sa isyu na yun ay sinabi niya na kaya niyang i-handle yun ng mag-isa at kanya lang ang problema na yun. Nap-icon si Tachibana dito at binawi ang pagkain na binigay niya kay Sakura para mag-prove ng point. Nagulat si Sakura at napasigaw na ibalik niya ang congee dahil kumakain pa siya. Hawak ni Tachibana ang congee at linalayo kay Sakura sabay tanong kung kaya ba ni Sakura gumawa ng egg congee mag-isa. Nagtaka si Sakura sa tanong ni Tachibana. Sabi ni Tachibana na simple lang naman ang paggawa nito at maghahalo lang ng ingredients at ilalagay sa apoy. Kaso wala namang stove o walang pot at wala ang mga halo sa bahay ni Sakura, hindi maintindihan ni Sakura kung ano ba ang gustong iparating ni Tachibana. Dugtong na nag-explain si Tachibana na habang natulog si Sakura ay nagdala ng mga regalo si ni Rei at si Suo para sa kanya at si Tachibana naman ay gumawa ng mainit na congee para sa kanya. Naparating ni Tachibana na habang natutulog si Sakura ay nagkaroon siya ng mga pagkain na makakatulong sa paggaling niya dahil may ibang tao na hindi si Sakura ang kumilos. Natulog lang si Sakura at nagpahinga at pagkagising ay may pagkain at tubig na agad siya. Sumagot si Sakura at sinabi na kaya naman niya bumili ng pagkain ng mag-isa. Sabi ni Tachibana na hindi naman yun ang sinusubukan niyang iparating kay Sakura. Kahit ang bagay na yun ay kaya ni Sakura gawin kapag iba ang gumawa para sa kanya ay magkakaroon siya ng oras para gumawa ng ibang bagay. Pinakita ang mga kaklase ni Sakura na namimili ng gamit at si Suo at ni Rei na nagdadala sa bahay ni Sakura. At si Tachibana na nagluluto habang si Sakura ay natutulog. Tuloy na sinabi ni Tachibana na lahat ng tao ay kaya lang gawin ang mga bagay na limited sa oras ng kanilang clock. Binalik na ni Tachibana ang congee at sinabing limitado lang ang magagawa ni Sakura na mag-isa. Naalala ni Sakura ang sinabi ni Kaji sa kanya na hindi marami ang kaya ni Kaji gawin. Kumain na ulit si Sakura ng congee. Habang nakaupo sa sahig sa tabi ni Sakura at tumitingin sa mga shelf na walang Kal Aman laman ay inamin ni Tachibana na ang hayaan ng ibang tao na gumawa ng bagay para sa iyo at umasa sa kanila ay nakakatakot talaga sa umpisa. Dahil sa sinabi ni Tachibana ay napatingin si Sakura sa kanya habang siya naman ay nakatitig na sa labas ng bintana. Kinabukasan, panibagong araw na at makikita na ang mga ibon na lumilipad-lipad sa labas. Nakabukas ang water faucet at makikita ang lalagyan ng congee na bagong hugas at ang lalagyan ng mga gamot na nainom na ni Sakura. Naghilamos na si Sakura at determinado nang magsimula ng bagong araw. Nandito na ulit tayo sa Furin. Sa classroom ng second year ay may tumawag kay Kaji at sinabing siya ay may guest na naghihintay sa labas habang may ilang estudyante na napatingin rin. Nagtanggal ng headphones si Kaji at naglakad na palabas ng room at nagtaka sa nakita niya. Si Sakura pala ang naghihintay sa labas at sinabing gusto niya kausapin si Kaji. Tinanong naman ni Kaji si Sakura kung tungkol saan ba ang gusto niyang pag-usapan. Sinagot ni Sakura si Kaji at sinabing tungkol ito sa laban nila against Kill. Pero naputol ang pag-explain niya dahil nagulat siya sa nakita niya sa likod ni Kaji. Napalingon naman si Kaji sa likod dahil dito. Nagulat siya nang makita na nakasilip pala ang mga classmates niya sa pinto at pinapakinggan ang usapan nila ni Sakura. Tinukso nila si Kaji dahil isa raw siyang mabuting senpai sa first year student na guest niya. Nairita naman si Kaji, syempre, tapos ay nakilala ng matangkad na second year si Sakura dahil sa buhok niya at pinuri niya siya sa kanyang galing sa pakikipaglaban, tulad ng pinakita ni Sakura sa tagumpay niya sa laban nila sa Shishitoren kung saan pinag-iwanan niya silang mga second years. Nung narinig ng dalawa pang second years ang sinabi ng classmate nila ay tinukso nila ito dahil alam nilang masakit lang ang tiyan niya nung araw nung laban kaya nagpahinga lang siya. Sinabi naman nung isa kay Sakura na hayaan lang niyang magluksa ang kanilang kaklase, pero alam pala nilang lahat na ang mismong second in command ang tinalo ni Sakura sa laban kaya sobra silang proud at nagagalingan sa kanya. Sinigawan naman sila ni Kaji na bumalik na sa loob ng classroom at huwag nang makigulo sa usapan nila ni Sakura. Nagpatuloy ang isa sa pangtutukso kay Kaji at sinabing nagawa pa ngang matame ni Sakura si Kaji mismo. Nap-icon na talaga si Kaji kaya sinabi niya na aalis na lang sila ni Sakura. Habang ang isang classmate naman ay sinabi pang pwede naman silang manatiling mag-usap dito.
Dahil dito, tinawag na ni Kaji ang mga vice captains niya na sina Enomoto at Kusumi para siguraduhin na hindi sila masundan ng mga classmates nila kung saan sila pupunta ni Sakura para mag-usap. Sinundan na ni Sakura si Kaji paakyat sa higher floors at doon nila tinuloy ang kanilang conversation. Inamin ni Sakura kay Kaji ang pagiging selfish, reckless, at overconfident niya during nung laban ng Furin at ng Kill. Meron siyang lingering na guilty conscience dahil alam niyang wala naman talaga siyang nagawa masyado para sa mga classmates niya at kinailangan pa nina Kaji, Enomoto, at Kusumi na puntahan sila para ipanalo ang laban nila. Habang naaalala ni Sakura ang gestures at words ni Tachibana, sinabi niyang naiintindihan niya ng mabuti na kailangan niyang mag-relay sa iba at hayaan silang tulungan at suportahan siya. Kaso meron pa rin gumugulo sa isipan niya na nahihirapan siyang aminin kay Kaji. Sinabi niya na nakikita niya kay Kaji na madalas si Kaji mag-delegate ng responsibilities at iba't ibang mga gawain sa kanyang mga vice captains. Tinanong ni Sakura kung paano nagagawa ni Kaji iyon at paano niya nagagawang magbilin ng maraming bagay sa kanila. At tinanong rin ni Sakura kung ano ba ang kailangan niyang gawin para maging katulad ni Kaji. Medyo na-stun si Kaji sa tanong ni Sakura kaya nanahimik muna ang paligid at hindi pa agad siya makapagbigay ng sagot. Nainip agad si Sakura kaya inapura niya si Kaji pero sinabi ni Kaji na manahimik lang muna siya. Nag-isip muna ng mabuti si Kaji kung ano ang isasagot niya sa tanong ni Sakura na medyo kinakabahan sa hinihintay niyang sagot. At nung may naisip na si Kaji, bigla niyang tiningnan si Sakura na nagulat naman at nagtaka. Biglang naglakad papalayo si Kaji para pumunta sa isang vending machine at binilhan niya muna si Sakura ng isang bottled coffee drink. Tinanggap naman ito ni Sakura pag-abot sa kanya kaso nagtataka pa rin siya kung para saan ang coffee. Matapos ay nag-isip muna uli si Kaji sa harap ni Sakura na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. At bigla na lang naglakad uli papalayo si Kaji at sinundan na naman siya ni Sakura na tinatanong kung saan naman siya papupunta ngayon. Sinundan ni Sakura si Kaji papunta sa rooftop ng kanilang school at napatanong naman si Sakura kung bakit sila dito pumunta. Sinabi naman ni Kaji na narinig niya sa iba na mas magandang pag-usapan ang mga seryosong bagay sa mataas at maluwag na lugar. Kinumpirma muna ni Kaji kay Sakura kung ang gusto ba talaga niyang malaman ay kung paano matuto na mag-relay sa iba. Hindi nagsalita si Sakura dahil nahihiya na naman siyang umamin per sa mata pa lang niya ay basa na ni Kaji na, yes, ang sagot niya. Kaya, sinagot na ni Kaji ang tanong ni Sakura kanina at sinabing ang dahilan ay hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Hinigpitan ni Sakura ang grip niya sa bottled coffee at sinabi kay Kaji na ang para na rin niyang sinabing mahina siya kapag yun ang dahilan niya sa pag-relay sa iba. At nung sinabi ni Sakura na hindi niya kayang gawin yun dahil sa dahilang yun ay biglang binawi ni Kaji ang coffee na hawak ni Sakura na nagulat naman sa ginawa ni Kaji. Naghanap ng something si Kaji sa paligid at nung may nakita siyang isang toolbox, pinuntahan niya ito at meron siyang inukit sa bottled coffee na hawak niya. Matapos ay pinakita niya ito kay Sakura at tinanong kung ano ang nakikita niya sa hawak niyang bote. Sumagot naman si Sakura na green tea ang nakasulat dito at sinabi naman ni Kaji na tama siya. Pero ang totoong nasa loob ng bote ay coffee. Hindi pa rin maintindihan ni Sakura ang nais ipahiwatig sa kanya ni Kaji. At nung binalik ni Kaji ang bottled coffee kay Sakura ay sinabi niyang kahit pa ulit-ulit pang sabihin ni Sakura sa kanya na green tea ito ay patuloy paring maniniwala si Kaji na coffee ang nasa loob ng bote. Hindi dahil napalitan na ng green tea, ang label ng bote ay ibig sabihin biglang magbabago ang laman nito na kape. Hindi parent maggots ni Sakura ang ibig sabihin nito kaya nagpatuloy si Kaji ng pag-explain at sinabing kapag hindi magawang amin ni Sakura sa sarili niya at sa iba na hindi niya kayang gawin ang mga bagay na hindi talaga niya kayang gawin ay kaparehas lang yun ng kanyang illustration, sa wakas ay mukhang nagsimula na ring maintindihan ito ni Sakura base sa kanyang na-stun na mukha. Nagawang aminin kanina ni Sakura kay Kaji na alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa at alam niyang kailangan niya ang tulong ng iba. Dahil dito ay alam ni Kaji na kaya hindi magawa ni Sakura na mag-relay sa iba ay dahil natatakot talaga si Sakura. At ang takot na yun ay ang takot na ma-reject ng mga tao. Nagulat si Sakura sa sinabi ni Kaji at nanambalik sa kanya ang bad memories at ang dark past niya kung saan nakasanayan niya ang pagiging mag-isa. Naging conflicted ang kalooban niya nung maalala ang lahat ng bago niyang mga kaibigan sa mga classmates niya dahil iniisip niya na dapat ay wala naman siyang pakialam sa iba kundi sa sarili lang niya dahil ito ang kanyang buhay na kinalakihan. Iniisip rin ni Sakura na kaya lang siya piniling maging grade captain nina ni Rei, Suho, Sugaura, Kiryu, at ng iba pa niyang classmates, ay dahil lang nakita nila na malakas siyang makipaglaban. Iniisip kasi ni Sakura na nabigo siya na ma-meet ang expectations ng kanyang mga classmates sa laban nila laban sa Kill.
At kapag nagawa pa niyang umamin sa kanilang lahat na kailangan niya ang suporta nila, natatakot siya na baka ma-reject siya at iwanan lang nilang lahat. Habang patuloy na nagluluksa si Sakura ay napasay naman si Kaji. Habang naga-unwrap si Kaji ng isang lollipop ay sinabi niya kay Sakura na hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Sakura tungkol sa iniisip sa kanya ng iba. Pero ang sigurado siya ay alam nilang lahat na takot si Sakura dahil sobrang obvious nito sa mukha niya at nakikita yun sa kanya ng buong Bofurin. Sobrang nagulat si Sakura sa narinig niya kay Kaji dahil hindi niya inaasahan na alam na pala ng lahat ang katotohanan na pilit pera niyang deny. Tinanong niya si Kaji agad kung paano nila nalaman na takot siya. At dahil tinanong ito ni Sakura directly kay Kaji ay mas lalong nakumpirma ni Kaji na takot na talaga si Sakura. Sinabi ni Kaji na kahit sinong tao ay mahahalata sa kanya iyon lalo na sa mga pinagsasabi niya sa mga classmates niya pagkatapos ng laban nila laban sa Kill. Hinalintulad ni Kaji si Sakura sa isang pusa at sa isang aso na parehas sa tuwing mas natatakot ay mas lalong gustong ipakita na hindi sila natatakot. Muli na namang nanahimik ang dalawa sa kanilang pag-uusap. At matapos ay biglang may naisip sabihin si Kaji. Kinwento ni Kaji kay Sakura na merong isang tunay na ghost na nagha-haunt dito sa rooftop. Makikita naman sa mukha ni Sakura na parang nagtaka lang siya lalo sa sinabi ni Kaji imbis na natakot. Kinwento ni Kaji na merong isang student noon na pamanta dito sa rooftop ng isang gabi at meron siyang nakitang isang babae na nakadress at nakatitig sa kanya. Siyempre, sobrang nagulat at natakot ang lalaki na yun at kinabukasan ay kinwento niya yun sa lahat ng mga classmates niya. Kaya, sinamahan siya ng ilan sa mga classmates niya para ik-ek kung totoo ito. At pag-akyat nila dito sa rooftop ay nakita lang nila ang isang plastic bag na nakapalibot sa hawakan ng isang shovel. Sinabi ni Sakura na hindi naman pala ghost yun at sumanga yun naman si Kaji habang sinasabi kay Sakura na yung lalaking nakakita sa shovel ay natakot lang nang wala naman palang dapat ikatakot. At tulad noon, si Sakura lang rin ang mag-isang nag-iisip na nire-reject siya ng mga classmates niya at natatakot siya sa bagay na hindi naman dapat kinakatakutan. Isang matinding realization ito para kay Sakura at kitang-kita sa mukha niya ang nararamdamang guilt. Sinabi sa kanya ni Kaji na walang kahit sinong tao ang kayang magbasa ng isip ng iba, kaya walang makakasigurado kung tama ba talaga ang anumang iniisip ni Sakura. Pero ang totoo ay hindi na importante yun. Dahil kung anuman ang bagay na iniisip ni Sakura na magbibigay ng dahilan para sa mga classmates niya na isiping mahina siya, at kahit panahalata na nilang lahat na may kinakatakutan siya, sa huli ay wala pera naman ni isa sa mga classmates niya ang nag-reject sa kanya. Muling natauhan si Sakura nung nilinaw ni Kaji para sa kanya ang reality ng sitwasyon, dinagdag ni Kaji na ito rin ang pruweba na nagpapatunay na hindi lang nakikita si Sakura ng mga classmates niya nang dahil lang sa galing niyang makipaglaban, kundi nakikita rin nilang lahat si Sakura sa tunay niyang pagkatao. Kaso patuloy parent si Sakura na natatakot sa rejection kahit na wala namang nagre-reject sa kanya. At sa point of view ni Kaji, mukhang si Sakura mismo ang may maling iniisip tungkol sa mga classmates niya na hindi niya nakikita ang tunay nilang pagkatao. Sinabi ni Kaji kay Sakura na wala siyang idea kung ano man ang nangyari sa kanya sa kanyang past, pero naiintindihan niya at nakaka-relate siya sa nararamdaman ni Sakura. Kaya merong binili na isang advice si Kaji para kay Sakura. Sinabi niya na dapat magtiwala si Sakura sa mga classmates niya base sa mga nakikita niya sa kanila. Umihip ang hangin sa kanilang dalawa bilang isang simbolo na nakuha na rin ni Sakura sa wakas ang realization na kinakailangan niya. Agad na pumasok sa isip niya ang apat niyang loyal na mga kaibigan na sina Nirei, Suho, Suga Ura, at Kiryu at pati na rin ang buong Class 1-1. Nanggiit ang mga ipin ni Sakura dahil sa kanyang galit sa sarili. Matapos ay biglang nag-blush si Kaji dahil masyado na raw siyang maraming nasabi. Tapos, bigla na lang silang nakarinig ng palakpakan. It turns out na nandito din pala sa rooftop si Umemiya at si Hiragi. At tuloy-tuloy lang na pinapalakpakan si Kaji ni Umemiya na mukhang bilib na bilib sa mga sinabi ni Kaji kay Sakura. Nagsalita na si Umemiya at sinabi kay Kaji na maganda ang mga sinabi niya. Habang si Hiragi naman ay pinapatigil parent si Umemiya dahil nahihiya na siya para sa kanya. Diretsahang sinabi ni Umemiya kay Kaji at kay Sakura na ang layo na ng Jinro at miniature nilang dalawa dahil pinag-uusapan na nila ngayon ang mga kaibigan nila at ang mga sarili nila. Nagkatinginan naman bigla si Hiragi at si Kaji na nahihiya na. Nag-sorry na lang si Hiragi kay Kaji at sinabing hindi nila sinasadya ni Umemiya na mapakinggan ang usapan nila ni Sakura. Nagwala si Kaji dahil masyado na siyang nahihiya. Matapos ay biglang inakbayan ni Umemiya si Kaji at diretsong sinabi na nagiging katulad na niya si Hiragi magsalita.
dahil dito ay mas lalo pang nagwala si Kaji dahil mas lalo pa siyang nahihiya. Kaya bago pa uli makapagsalita si Umemiya tungkol sa pinag-uusapan nila kanina ay sinuntok na lang ni Kaji si Umemiya diretso sa mukha. Nagulat naman dito si Sakura at si Hiragi naman ay expected na ang nangyari. Tumalsik ng malayo si Umemiya at sinabihan siya ni Hiragi na sarili rin niyang kasalanan ito. Huminga ng malalim si Kaji matapos niyang santokan si Umemiya at kumari pa na papalayo. Bumangon rin agad si Umemiya na duguan ang ilong at pinuri si Kaji sa kanyang pag-grow as a man at sa lakas rin ng suntok na natanggap niya mula sa kanya. Habang sinabi naman ni Hiragi na deserve din ni Umemiya ng isang sipa maliban sa suntok na nakuha niya. Wala namang masabi si Sakura sa kaguluhan na mabilis nangyari sa paligid niya. Naupo na si Umemiya at tinanong si Sakura kung ano ang masasabi niya tungkol sa advice na natanggap niya kanina mula kay Kaji. Sinubok ang sumagot ni Sakura kaso dahil nauutal yutol parent siyang magsalita ay nagsalita na lang uli si Umemiya. Sinabi niya na marami rin siyang mga bagay na hindi kayang gawin. At bukod pa dun ay marami rin siyang mga bagay na ginagawa niya kahit alam niyang pinagmumukha siyang kengkoy at nakakatawa ng mga ito. Pero kahit pa ganun ay wala parent siyang kinakatakutan na kahit ano. At ito ay dahil alam ni Umemiya na tatanggapin parent siya ng lahat ng tao sa Bofurin kahit anuman ang gawin niya. Dahil dito, kaya ni Umemiya na gawin ang kahit anong bagay na kailangan niyang gawin nang hindi nag-aalala. Kaya rin okay lang kay Umemiya na gawin ang mga bagay na hindi magawa ng iba. At kahit rin nagmumukha siyang tanga sa ibang mga bagay na pinapagawa sa kanya ay gusto parent siya ng mga tao. Lahat naman ng mga tao nagkakaroon ng mga close na connections and friendships, bigayan lang sa pagpapatawad sa isa't isa at dumedepende lang din silang mga magkakaibigan sa isa't isa. Kaya, palagi lang silang magkakasama. Kaya sinabi ni Umemiya kay Sakura na okay lang yun. Magtiwala lang siya kay Kaji at magtiwala lang siya sa mga kaibigan niya. Kaya ibigay lang dapat niya ang best niya at gawin lang niya ang kahit anong bagay na kailangan at gusto niyang gawin. Napatingin lang si Sakura sa baba habang naaalala niya ang mga sinabi niya kay Nagato nung matapos ang laban nila laban sa Kill. Naisip ni Sakura na naging ganun lang rin siya ngayon tulad ni Nagato noon na hindi man lang magawang makatingin sa mga mata ni Anzai. Nung naalala ni Sakura na sinabihan niya si Nagato kung sigurado ba siya na gusto niyang tratuhin ng ganun ng mga kaibigan niya, ay naisip niya na wala pala siyang karapatan na sabihin yun kay Nagato. Tapos ay naalala naman niya si Tachibana nung sinabihan siya nito na kailangan niyang harapin ng masinsinan at tingnan sa mata ang mga kaibigan niya. Nagbigay si Sakura ng isang determinadong pagtingin na tila nakapagdesisyon na sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Matapos ng ilang sandali ay bumalik na si Sakura sa classroom at nanatili pa muna sina Umemiya at Hiragi sa rooftop para pag-usapan si Kaji na ikinatutuwa nilang dalawa dahil ngayon ay si Kaji na mismo ang nagbibigay ng advice sa isang first year. Kitang-kita na sobrang proud at masaya rin talaga si Hiragi para kay Kaji. Habang nakatingin siya sa isang pwesto sa corner kung saan nagkaroon siya ng isang flashback, naalala niya na dito sila dati nag-usap ni Kaji nung kakapasok pa lang ni Kaji sa Bofurin, at yung mga sinabi kanina ni Kaji kay Sakura ay kay Hiragi pala niya nakuha, na dapat sa mataas at maluwag na lugar pinag-uusapan ang mga seryosong bagay. Etong madilim at eerie na scene na ito ay ang inner thoughts at pinaka-honest na feelings ni Sakura sa sarili niya. Sinisimbolo nito ang kanyang nakaraan kung saan nakasanayan niya na ang tinatahak niyang path sa buhay ay kasing nipis lang ng isang tightrope, kung saan isang pagkakamali lang ay madali siyang mahuhulog. At kapag nahulog siya ay walang sasalo sa kanya para iligtas siya. Sanay siya sa mahirap na buhay na mag-isa, stressful, palaging tense, at mahirap huminga. Natutunan rin niya sa mga adults at sa experience niya na sadyang mahirap talaga ang buhay. Pero kapag honest si Sakura sa sarili niya, tinatanong parent niya palagi ang sarili niya na baka pwede parent siya makahanap ng kapayapaan sa buhay niya kung saan hindi niya kailangan maranasan ang mga negatibong bagay weighing him down at na nakasanayan na niya sa isang lugar kung saan malaya siya na makatayo ng tuwid at hindi matatakot mahulog. Ito ulit ang mga tumatakbo sa isipan at sa puso ni Sakura habang naglalakad papuntang classroom. Meanwhile sa classroom, tinatanong ni Rei ang ilan sa mga classmates niya kung sa tingin ba nila ay absent na naman si Sakura ngayong araw. Sinabi naman ni Kiryo na subukan na lang nilang tanungin si Sakura mismo sa chat. Habang naglalabas ng protein powder pack, sinabi ni Suga Ura na kapag hindi parent pumasok si Sakura ngayong araw ay siya naman ang bibisita sa lugar niya at dadalhan niya si Sakura ng protein powder. Napatanong naman si Suo kung araw-araw ba siyang nagdadala nito.
Pero sinabi ni Suga Ura na yung nilabas niyang protein powder pack ngayon ay yung iniiwan lang niya dito sa classroom. Biglang napatingin si ni Ray, dahil nakita na nilang lahat si Sakura na kakadating lang sa pintuan at nakayuko pa ang ulo. Tumayo sina ni Ray, Suo, Kiryu, at Suga Ura para lapitan si Sakura at batiin siya. Sinabi naman ni Ray na akala niya ay absent uli siya, habang sinabi naman ni Suo na mas maayos na ang itsura niya ngayon kumpara sa kahapon. Hindi daw inaasahan ni Kiryu na magkakaroon rin pala si Sakura ng lagnat dahil sa nangyari, at pinagsabihan naman siya ni Suga Ura dahil normal lang naman daw ang lagnatin kapag masyadong napapagod sa training. Pero hanggang ngayon ay nakayuko pera ng ulo ni Sakura at hindi pera nagsasalita, kaya napatanong si ni Ray kung masama pera ba ang pakiramdam niya. Clinch ni Sakura ng mahigpit ang kanyang mga kamay habang naiisip na gusto na niyang tumalon at iwanan tightrope na matagal na niyang pinanghahawkan. Naalala niya ang advice na binigay sa kanya kanina ni Umimiya na ibigay lang ang kanyang best at magtiwala sa mga kaibigan niya. Kaya ngayon ay nagawa na niyang labanan ang pagiging hesitant niya at nakapagsalita na ng may malakas at projected na boses na nagawang kunin ang atensyon ng lahat. Sinabi ni Sakura sa buong klase na akala niya ay kaya pera niya gawin ng lahat ng mag-isa dahil sa buong buhay niya ay nasanay siya ng ganun. Pero, nabigo niya sila dun sa laban nila against Kill. Inamin niya sa kanilang lahat na kasalanan niya ang lahat kung bakit naging isa siyang disappointing na grade captain, dahil masyado siyang mahinang tao at sa salita lang siya magaling. Mahigpit na naman ang paghawak ni Sakura sa tightrope na simbolo ng kanyang lonely way of life habang inaamin sa classmates niya na iyon ang tunay niyang pagkatao. Habang natatakot ay sinabi niya na sigurado siyang magdadala parent siya ng mas marami pang gulo sa buhay nilang lahat. At dito na nagawang tumalo ni Sakura mula sa tightrope na kinasanayan na niya at malaya na siyang nahulog. At ito ay dahil nagsabi na siya ng sorry, at sa wakas ay nagtiwala na rin siya sa mga kaklase niya na ang bawat isa sa kanila ay nakatitig sa kanya. Matapos ay bigla na lang nakatanggap ng malakas na sipa sa likod si Sakura mula kay Sag Ishita. Nagulat ang iba at nagalit naman si Sakura na tinanong si Sag Ishita kung anong ginagawa niya. Sinabi naman ni Sag Ishita na kasalanan yun ni Sakura dahil ang tagal niyang tumayo sa may pintuan. Habang naiirita parent si Sakura ay biglang may pumuri sa pagsipa ni Sag Ishita sa kanya. At yun pala ay sina Anzai, Kaki Uchi, Takanashi, at Kurita na bigla namang sinugod si Sakura. Tumama ang mukha ni Sakura diretso sa sahig pagkatumba niya at bigla naman siyang dinampot ni Anzai agad. Galit na galit ang mga pagtingin ng apat kay Sakura habang hawak siya ni Anzai sa buhok at pinagsasabihan na tumigil na siya sa mga pinagsasabi niyang kalokohan. Sobrang gulat at nagtataka naman si Sakura dito. Nagsalita rin si Kiryu, Suga Ura, at Suo dahil nasaktan rin sila sa mga sinabi ni Sakura kanina. Tapos, hinawakan ng mahigpit ni Anzai si Sakura sa damit. Sinabi ni Anzai na huwag na siyang magkunwaring umaamin sa pagiging mahina dahil alam naman nilang lahat na isa siyang socially awkward na tao na mayabang at mahirap pakisamahan. Pero kahit pa ganun ay wala namang ni isa sa kanila na may pakialam doon. Muling nakaramdam ng guilt si Sakura dahil sa realization niya sa mga honest words ni Anzai sa kanya. Sinabi ni Anzai na paano naman sila makakaramdam ng disappointment kay Sakura kapag lagi nilang nakikita sa kanya na nasasaktan rin siya sa mga bagay na nakakasakit sa kanila, at sobrang seryoso niya sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na ito. Bakit pa niya naisipan na mag-apologize sa kanila eh natural lang naman ang response niya, at ganun lang rin naman ang ginagawa nila sa kanya. Sinabihan siya ni Anzai na magpakatotoo nga siya sa kanila at sa sarili niya dahil hindi naman sapat ang mga ginawa niya para pikinin at galitin silang lahat. Dahil, walang ni isang tao sa Bofurin ang katulad ng iniisip ni Sakura sa kanila kaya sila napipikon sa iniisip ni Sakura. Hindi na importante kung socially awkward o masyadong mayabang na tao si Sakura, kung lagi naman nila siyang nakikitang ginagawa ang lahat ng makakaya niya para maprotektahan at may paglaban ang mga kaibigan niya. At doon pa lang ay nirerespeto na siya ng lahat, at gusto rin siya ng lahat. Napanganga na lang si Sakura at na-stun nung ma-realize na pagkatapos niyang tumalon sa tightrope galing sa madilim na lugar ay bumagsak siya sa isang maliwanag na meadow, kung saan malambot ang lupa at masarap sa feeling ang mga damo. Sobrang sariwa ng hangin at sobrang payapa at liwanag ng paligid niya, at nung pagtingin niya sa likod niya ay nakita niya ang lahat ng mga kaibigan niya sa Furin na iniimbita siya na sumama sa kanila.
Tinanggap niya ang imbitasyon na ito at agad siyang sumama, at dito na niya nasimulang maramdaman na gaman ang pakiramdam niya. At paghabol niya sa kanila ay naramdaman rin niyang sobrang daling ng huminga. Habang makikita ang pinanggalingan niyang tightrope in contrast sa mala heaven na napuntahan niya ay iniisip niya na hindi niya akalain na meron palang lugar na katulad nito. At sa isip-isip niya, naging honest siya sa sarili niya nang ma-realize na ito na yon. Ito na ang bagong buhay na hanap-hanap niya at matagal na niyang ninanais makuha. Matapos yun maramdaman ni Sakura, at marinig ang mga magagandang salita galing kay Anzai, ay nginitian na siya ng kanyang mga kaibigan. Lumapit si Suo sa kanya at pinaliwanag na ang pagiging sanhi ng problema para sa iba o pagtulong sa pag-ayos ng problema ng ibang tao ay hindi naman daw lubos na masama. Ramdam daw ni Suo na matagal nang mag-isa yung si Sakura kaya siguradong mahirap daw para dun na magbago bigla. Pero unti-untiin lang daw nito at inaasahan niya na magiging pamilyar siya kung ano ang pakiramdam ng pag-realize sa ibang tao. Nginitian si Sakura ng mga kaklase nila dun, at bigla namang sumigaw si Anzai na kalimutan na nila yon. At dagdag niya na mukhang hindi pa naman daw sila naiintindihan ng grade captain nila, kung saan sumang-ayon sa kanya ang trio best friends. Itinuro ni Anzai si Sakura at narinig daw ba noon yung mga sinabi nila. Agad namang diniklara ni Anzai na matapos yung klase nila sa araw na yun ay lalabas sila para kumain at magkakaroon sila ng isang get-together para matutunan ng isa't isa, kung saan nag-side comment si Sakura na gusto lang ni Anzai na kumain lang talaga ng pagkain. Nagsigawan ang trio na sina Kurita, Takanashi, at Kakiyuchi na gusto nila ng barbecue, fried skewers, manja, at cake, kung saan sinabi ng isa nilang kaklase doon na wala silang pera para doon. Bigla namang sinigawan ni Anzai si Sakura na siya yung kailangan mag-decide at hindi na mahalaga kung ano yung gusto nito, kung saan nagtaka si Sakura kung bakit siya, at napatanong kung talaga bang trabaho ng grade captain na mag-decide kung ano yung kakainin, kaya sinabi naman ni Suo na kinakailangan niya lang piliin ang kahit anong gusto niyang kainin. Nag-isip-isip doon si Sakura, pero gigil siyang pinagtitignan ng mga kaklase niya, at iba-iba ang gusto nito, kagaya ng gusto ng isa ay meat, at isa naman ay cake. Di nagtagal, wala sa gusto ng mga kaklase niya yung napili niyang kainin, at gusto niya daw yung omelette rice. Tinignan niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga kaklase niya sa gusto niya, at lumalabas na okay lang yun para sa kanilang lahat at napagdesisyon ng pumunta sila sa photos, at gaman naman yung pakiramdam ni Sakura nang makita niya yun. Nagkomento si Kakiyuchi na sobrang sarap daw ng fried onigiri doon, kung saan nakuha nun yung atensyon ni Sakura at napatanong ito na totoo ba. Sinabi naman ni Suo kay Nirei na mukhang mas maganda na yung pakiramdam ni Sakura ngayon, pero nang may mapansin siya kay Nirei ay agad niya yung tinanong kung ano yung problema, at nagulat naman sa kanya si Nirei kung bakit niya yun tinanong. Pinaliwanag ni Suo na medyo kakaiba yung mga kilos ni Nirei dahil usually daw ay siya ang unang nagsasalita kapag nagda-doubt si Sakura sa sarili nun. Kabadong napatawa dun si Nirei at pinaliwanag na medyo wala lang siya sa wisyo sa araw na yun, pero gayunpaman daw ay masaya siya na bumalik na yung sigla ni Sakura, habang si Suo ay napatitig lang sa kanya. Sa sumunod na eksena, pumunta na sila sa Cafe Pothos, at dun, nagalit si Katoha sa kanila at tinanong kung mga tanga ba sila dahil gusto nilang gumawa ng napakaraming omelette rice para sa kanilang lahat. Hindi daw restaurant yung lugar nila at umupo na lang sila dun at mag-settle na lang sa tea. Nagmakaawa naman sila na gawin na yun ni Katoha dahil the best in the world daw yung omelette rice nila dun, kung saan nabwisit si Katoha sa kanila. Nakita ni Katoha si Sakura kaya tinawag niya yun at tinanong kung gaman na ba pakiramdam niya, at biglang nagsorry sa kanya si Sakura dahil sa nangyari kahapon at ibabalik niya na lang daw yung container na dinala ni Katoha sa susunod. Napatitig dun si Katoha at agad na napalitan dahil nakripihan siya sa asta ni Sakura at napatanong kung may lagnat pa ba ito, kung saan nabigla din si Sakura sa tanong niya. Biglang namang itinulak ni Kakiyuchi si Sakura papunta sa likod dahil dun daw nararapat ang main star, at nagtaka si Katoha nang marinig niyang tawagin si Sakura na main star. Sa sumunod na eksena, natapos nang magluto si Katoha at nabigyan niya na sila ng mga omelette rice, kung saan sarap na sarap sila dun. Natameme si Katoha dahil naubos na daw agad yung pinamili niyang mga itlog kahapon. Nagsalita naman si Takanashi at pinpoint out na dahil umamin si Sakura sa pagiging tanga noon, ay sumali daw sila doon at sabihin sa isa't isa kung ano ang nagpapalim sa kanila.
Nakuha noon yung atensyon ni Kat Oha, at pinauna naman ng mga kaklase niya si Takanashi. Kabadong pinaliwanag ni Takanashi na sa katunayan, ay takot na takot siya sa mga insekto, kung saan natameme dun sina Sakura. Nanginginig na sinabi ni Takanashi na ayaw niyang makita yung underside ng mga insekto na may hard shells, at kahit iniisip pa lang daw yun ay binibigyan na siya noon ng goosebumps. Napakumento si Suo na hindi niya yun nakalain dahil ang galing makipaglaban ni Takanashi at sinabi naman ni Rei na sino ang mag-aakala na ayun yung weakness niya. Sumunod naman dun si Suga Ura, at di nagtagal, kabadong-kabado niyang sinabi na sobrang takot siya sa mga multo. Kapag pumupunta daw siya ng CR sa gabi, kinakailangan niyang buksan yung lahat ng ilaw dahil kung hindi ay matatakot siya ng todo, at kapag nagsashampoo daw siya ay kinakailangan niyang idilat yung mga mata niya. Natameme naman dun si Kiryo at napatanong na hindi daw ba na mahihilam siya sa ginagawa niya, kung saan sumang-ayon si Suga Ura pero mas okay na daw yun kesa pumikit siya. Bigla namang tinanong ni Suga Ura na hindi daw ba ay takot din si Sakura sa mga multo at aggressive pinaliwanag na hindi nila pwedeng bugbugin ang isang multo kahit gaano pa sila mag-training at hindi daw nila yun mahahawakan, kung saan nawiwirduhan na pinaliwanag ni Sakura na najejets niya na yun. Habang nangyayari yun ay nagkomento si Suo na masaya siyang naiintindihan ni Sakura na pare-pareho lang silang lahat. Napatitig dun si Sakura at idinagdag ni Suo na lahat sila ay may kanya-kanyang kahinaan. Lahat sila ay merong side na hindi ganun ka-cool, pero hindi naman daw yun isang bagay na dapat katakutan o ikahiya. Kaya lahat daw sila dun ay pare-pareho lang. Habang nakikinig sa kanila ay napangiti naman si Kat Oha. Tinanong naman ni Kiryo si Suo kung ano yung kahinaan nito, kaya pinaliwanag ni Suo na takot siya sa Manju. Napatameme dun sila Kiryo dahil takot pala si Suo sa isang title ng isang Rakugo story. Nagtaka din dun si Sakura at inakala niya na yung tinutukoy ni Suo ay yung pagkain, at ibig daw ba nung sabihin na takot itong magkaroon ng stomach ache sa pagkain ng marami, kaya pinpoint out ni Kiryo na tignan daw ni Suo yung ginawa niya at naniwala sa kanya si Sakura. Nabigla dun si Sakura dahil nagluloko lang daw pala si Suo, kung saan sinabi ni Suo na hindi niya inaakalang maniniwala sa kanya ang mga yun. Tinignan naman ni Rei yung notebook of information niya tungkol sa mga kaibigan niya, at tinanong niya si Suo na hindi daw ba ay ayaw nito sa Nato, kung saan nabigla dun si Suo. Nang marinig yun ng Trio at ni Anzai ay napangisi ang mga yun habang pinapakinggan ang pagtatakip ni Suo ng katotohanan na hindi niya talaga gusto ang Nato sa pamamagitan ng pagtanong kay Nirei na saan ito nakuha yung kasinungalingan na yun, kung saan pinaliwanag ni Nirei na nakuha niya yung info na yun habang nagtatanong-tanong sa iba tungkol sa kanya. Biglang tinawag ni Anzai si Kat Oha at tinanong kung meron ba silang Nato, kung saan tinanong ni Kat Oha na bakit naman daw sila magkakaroon ng ganon. Napagdesisyon na naman ni Kurita na pumunta sa convenience store para lang bumili nun, kung saan agad siyang pinigilan ni Suo at mag-uusap-usap pa daw sila dun. Pinagtripan na nila si Suo at meron daw dapat pumihil dun para makabili sila ng Nato. Habang nangyayari yun ay nanunood sa kanila si Sakura at di nagtagal, bigla yung natawa, na nagpakuha ng atensyon ng lahat ng kaibigan niya dun. Tinitigan siya ng mga yon, kaya nagulat si Sakura dun, at naiirita at nahihiyang tinanong kung ano yung meron dun. Nginitian lang din siya ng mga yon at pinilit na si Suo na kumain ng natto para ngumiti pa daw si Sakura, kung saan sinabi ni Suo kay Sakura na huwag niyang ibenta yung sarili niya sa ganung halaga dahil mas mapresyo pa daw yung smiling face nito dun. Napangiti si Kat Oha habang nanunood sa kanila, at napakumento ito sa isip niya na yun yung tinutukoy niya nang sabihin niya kay Sakura na tamang choice ang pagpunta niya sa Furin. Sinabi niya dito na sobrang masaya siya para kay Sakura. Habang nangyayari yun ay dumating sa labas ng kafe sina Umamiya kasama sina Hiragi at Tsubakino, at nakita nito na nasa loob sina Sakura. Mukhang nagsasaya daw ang mga yun at inisip niya kung ano yung pinag-uusapan nila. Nang subukan niyang pumasok dun ay agad siyang pinigilan ni Hiragi at seryosong sinabi na hindi siya noon hahayaang gawin yun. Dahil dun ay nagdahilan si Umamiya na sobrang nagsasaya yung mga yun at gusto niya lang naman makisali, kung saan sinabi ni Hiragi na matuto itong magbasa ng paligid. Nakita naman sila ni Sakura sa may bintana, at nung paalis na ang mga yun ay nagkatitigan sila Tsubakino at Sakura. Kinawayan ni Tsubakino si Sakura, at kita naman ang pagkatulala ni Sakura dun. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa rooftop ng Furin High School,
at ipinakita dito na lumaki na ang mga sapling na tin-anim ni Umamiya doon, at natuwa doon si Nani Ray. Nagkomento si Suho na humahaba na daw yung mga araw, at yung umaga at gabi daw ay nagiging mas mainit na, at tignan daw nila yung sakura tree doon na naging kulay green na agad. Habang umiinom naman si Sakura ay tila nauumay ito sa nangyayari at nagkomento na ang mas mahalagang isyo ay ano ba yung ginagawa nilang lahat doon, at ipinakita sa atin na nandun silang mga estudyante sa rooftop lahat. Pinpoint niya na nung pauwi na sila ay bigla na lang nag-announce si Umamiya na kung sino ang hindi busy sa kanilang rounds o kahit ano ay pumunta sa rooftop. Mukhang pinagtitipon daw nila ang lahat dun regardless of grade. Ano naman daw kaya yung gagawin nila sa dami ng tao dun tanong ni Sakura. Bigla namang may sumagot sa tanong niya at lumalabas na si Hiragi ito kasama si Matsumoto at Yanagida, at sinabi nito na wala silang ginagawa dun at isa lang yung usual get-together na gusto gawin ni Umamiya at i-host para lang makapag-usap sa isa't isa ang mga estudyante dun, na nagpataka kay Sakura. Pinaliwanag ni Hiragi na ang Bofo-Oren organization ay divided base sa kanilang class. Kahit na gusto talaga na makipag-usap ni Umamiya sa lahat, ay gusto niya rin na magkasundo ang mga ito at magkaroon ng connection regardless sa kung anong team kakasali. Kaya ayun daw yung dahil kung bakit gusto niya gumawa ng opportunity para sa kanilang lahat. Naunawaan naman daw yun ni Nirei at agad yung isinulat sa kanyang top secret handbook, at idinagdag naman ni Hiragi na gusto din ni Umamiya na ipagyabang yung garden niya sa lahat ng nandun. Napatameme dun si Sakura, habang napakomento si Nasuo at Nirei na mukhang tour guide si Suji Shita dun at pinag-uusapan na nila kanina kung gaano lamali yung mga halaman na yun, kung saan sinabi ni Hiragi kay Nirei na sabihin niya yun kay Umamiya at siguradong matutuwa yun. Naubos na ni Sakura yung iniinom niya, kaya inisip niya kung ano na yung susunod niyang iinumin, at pagkalingon niya sa kanyang likod ay nakita niya si Subakino, at tumingin din yun sa kanya. Naalala niya na nakita niya yun na kasama nila Umamiya nung nakaraang araw. Nagtaka si Sakura nang unti-unting lumapit yun sa kanya, at di nagtagal ay hinarapan siya noon, kung saan noindang siya dun at napakumento sa isip niya na ang tangkad nito. Nginitian siya ni Subakino, at nung nagsalita na ito na sa wakas ay makikilala na niya si Sakura, ay nagulat si Sakura nang marinig niya na ang lalim ng boses nito. Nang tawagin ni Nirei yun na, Subakino-san, ay windang na windang at shock na shock si Sakura na lalaki yung nasa harapan niya, kung saan nagulat si Nirei habang natawa si Takanashi sa reaksyon niya. Agad na pinagsabihan ni Nirei si Sakura na huwag itong maging bastos kay Subakino dahil isayo sa Four Kings, kung saan malambing na sinabi ni Subakino na okay lang yun. Kapareho lang naman daw ang meron siyang bagay sa kanila, pero kung okay lang daw sa kanila ay tawagin siya nilang Subaki-chan, dahil mas gusto niya yun. Bigla naman nagtinawag ni Nirei si Subakino na Subaki-chan-san, at tinanong kung kilala na ba nito si Sakura, kung saan masayang sumang-ayon si Subakino at sino naman daw ang hindi makakakilala doon matapos yun gumawa ng mga nakakabaliw na bagay. Dagdag pa daw doon ay yung itsura ni Sakura ay bet na bet niya. Nagsimula itong ilarawan si Sakura, at sinabi nito na ang cool ng mga mata at buhok nito, at bagay na bagay yung simpleng kasuutan nito sa kanya, at yung whites daw ay nakakomplement yung kulay ng kanyang balat. Windang na windang dun si Sakura habang tinatanong naman siya ni Suho na hindi ba ay nakita na niya si Subakino nung nakaraan, pero wala yung masyadong inisip dun, at pinpoint na nasa loob sila ng all-boys school. Nahihiyang pinatahimik ni Sakura si Suho at sinabi na oo, pero hindi niya naman daw kasi masyado inisip yun, kung saan napaside comment si Hiragi kung ano yung problema ni Sakura. Sinabi naman ni Subakino doon na marahil ay hindi inisip na ang isang taong isinilang bilang lalaki ay pwedeng magsuot ng ganung damit, pero pasensya na daw at sana ay masanay na si Sakura sa itsura niya. Agad naman na sinabi ni Sakura na hindi yun mahalaga para sa kanya at talagang nasurpresa lang siya. Wala naman daw mali sa pagsuot ng ganun kaya hindi kinakailangang mag-sorry ni Subakino. Napangiti dun yung mga kaibigan niya, at nagulat naman si Subakino sa kung paano nag-react si Sakura dun, pero di nagtagal, bigla niya yung niyakap at sinabi na ang sweet niya. Dahil dun ay nasakol si Sakura, at agad namang may pumihil kay Subakino. Lumalabas na yung pumihil dun ay mga second in command niya sa kanyang team. Sila ay kambal at ipinakilala niya ang isa bilang si Siryu Sakaki, ang mas matanda sa magkapatid, at si Uryu Sakaki, ang mas bata sa magkapatid.
Nagkatitigan sina Sakura at yung magkapatid, at nung tinignan siya ni Seryu ay tinitigan lang din siya noon, habang si Uryu naman ay agad na inilihis ang pagtitig nito. Lalong lumapit si Seryu sa mukha ni Sakura, at manghang-mangha itong nagkomento na inakala niya na nakasuot ng colored contact si Sakura pero natural pala yon. At maski yung buhok niya ay inakala niya daw nung una na pinakulayan niya lang yon, at tinawag niya pa si Sakura na natural na fashionista. Itinulak naman ni Subakino si Seryu at pinatigil ito sa pagtitig kay Sakura, pero pwedeng-pwede naman daw si Sakura na tumitig sa kanya kahit kailan nun gusto. Dahil dun ay nagkomento si Seryu na ganun din naman si Subakino. Dumating naman dun si Umamiya at may daladala itong special pork soup na gawa niya, at inalok niya silang lahat do. Agad na humingi si Subakino, pero nang mapansin niya yung isang parte ng buhok niya na hindi maayos, ay tumalikod muna siya at agad yung inayos bago lumapit kay Umamiya. Napatameme naman si Sakura habang pinapanood yun. Pagkatikim ni Subakino sa soup ni Umamiya ay napakomento ito na sobrang sarap nun at tamang-tama lang daw yung ginamit ng stock, at dapat daw ay mag-open na siya ng restaurant kung saan sinabi naman ni Umamiya na as if. Patuloy na pinuri ni Subakino si Umamiya na lahat daw ng gawin noon ay masarap, habang si Nirei ay binibigyan si Sakura ng soup. Nang marinig ni Sakura ang mga kataga sa bibig ni Subakino na paulit-pulit na lang siyang nahuhulog para kay Umamiya, ay biglang may nag-take kay Sakura. Habang iniinom ni Nirei yung soup at sarap na sarap siya, ay pagkatingin niya kay Sakura ay nanginginig na yun sa gilid habang pulang-pula yung mukha. Nag-alala tuloy si Subakino doon at tinanong kung ano yung problema, at inisip ni Umamiya na baka sobrang init ng hinihigop ng soup. Dahil doon ay pinaliwanag ni Suo sa kanila na kaya ganun yung reaction ni Sakura ay dahil extra sensitive yun sa mga taong openly affectionate, at maski kahit kaunting bagay daw ay nagpapablush doon. Kaya ganun daw yung itsura ni Sakura ay marahil nagre-react yun sa affection ni Subakino para kay Umamiya. Biglang tumibok yung puso ni Subakino at nag-blush din ito, at nagkomento naman si Matsumoto na parang isang open book yung si Subakino at kahit na ang dance-dance niyang tao ay maski siya ay nakikita ang nangyayari. Pinaliwanag naman ni Seryu na sinusubukan naman ni Subakino na itago yun, habang si Hiragi ay sinasabi na alam na ng lahat ng nasa team nila na gusto nun si Umamiya. Ibinaba naman ni Subakino yung hawak niyang soup at sinabi na totoo naman lahat yon. At bigla niyang pinuri si Sakura at sinabi na napaka-pure at sweet niya daw na bata, kung saan namula na naman si Sakura. Pinoint ni Subakino yung pagkapula ng mukha niya, kung saan nang gigigil na tinanong ni Sakura kung may problema ba siya doon. Wala naman daw problema doon ika ni Subakino at bigla siyang humawak sa buhok niya kaya nagtaka si Sakura. Pinaliwanag ni Subakino na masaya lang siya na sineseryoso siya ni Sakura ng sapat para mag-react ng ganun. Tila nagpa-cute itong si Subakino at nagpasalamat siya kay Sakura. Ngumiti ng onti dun si Umamiya habang nagtataka pa din si Sakura. Matapos iyon ay pinoint ni Seryu na kinakailangan nilang umalis, kung saan nagulat dun si Subakino at nakalimutan niya daw yon, at napatanong si Hiragi na tutuloy pa din ba siya. Nag-palam na si Subakino kay Umamiya na aalis na sila nina Seryu, kung saan mag-ingat daw sila ika ni Umamiya. Bago umalis ay napatitig si Subakino kay Sakura habang humihigop yun ng sabaw, kaya napatanong yun kung ano yung problema niya. Bigla niya yung tinanong kung gusto ba nung makipag-date sa kanya, kung saan napatalon sa gulat at hiya si Sakura dun. Sa sumunod na eksena, makikita nating naiirita at nahihiya itong si Sakura, at nasa likod siya nila Subakino, Nirei, at Suho habang naglalakad. Napalingon tuloy yung tatlong yun sa kanya at tinanong siya ni Nirei kung bakit ang layo niya sa kanila maglakad, kung saan sumigaw si Sakura at nilinaw na hindi daw yun isang date. Natawa naman si Subakino sa kanya at tinanong na Jin Oslo niya ba na solo date lang sila, kung saan lalong noindang si Sakura. Paasar naman na tinanong ni Suo si Sakura kung alam niya ba kung ano ang isang date, kung saan sinabi ni Sakura na manahimik siya. Dahil dun ay nabaliw at nairita na si Sakura sa nararamdaman niya. At bigla namang tinawag ni Nirei si Subakino at tinanong kung saan ba sila pupunta. Nag-sorry si Subakino dahil hindi niya pa pala napapaliwanag yung gagawin nila. Pinaliwanag niya na pupunta sila sa bahay ng isang matandang lalaki na tinatawag na Ito-san, at nawala na daw dito yung asawa nito. Yung bigla ang pagkawala daw noon ay nagsanhi ng depression, kaya binibisita daw nila yon paminsan-minsan para tignan kung kamusta na yon.
Tinanong ni Ray kung lagi ba silang pumupunta doon kasama yung seconds in command niya, kung saan sumang-ayon si Subakino at sinimulan lang daw nila yon lately. Gayunpaman daw ay inisip nila na mas mabuti at refreshing para sa lolo kung may mga pumunta rin dong mga bagong mukha. Na-pressure si Ray sa narinig niya at tinanong ni Suho kung ano ba yung gusto ni Subakino na ipagawa sa kanila, kaya pinaliwanag ni Subakino na hindi naman yun ganun ka-tense, at kausapin lang daw nila yung lolo at tulungan sa mga gawaing bahay, at kinakailangan lang daw nila na maglaan ng quality time kay Ito. Ibahagi daw nila doon ang kanilang youthful spirit. Nauunawaan naman daw yun ni Ray at sumang-ayon ito at gagawin daw nila ang makakaya nila. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa bahay ng tinutukoy ni Subakino, at sinalubong siya ni Ito doon nang may napakaliwanag ng ngiti. Agad na sinabi ni Ito kay Subakino na meron siyang dorayaki na galing sa Nazuna Restaurant at pwede daw nilang kainin yon. At napatameme naman si Ray dahil mukhang masaya naman daw yung lolo na yon. Binulong ni Sakurki ni Ray na hindi naman mukhang depressed yung lolong yon, kung saan sinabi ni Ray na sa sobrang saya noon ay practically bimang na yon, at dinagdag ni Suho na sobrang linis ng garden noon na nagpapamukhang hindi yun bahay ng isang depressed na lolo. Di nagtagal, napansin na rin ni Ito sina Sakura, at napakumento ito na tama ba na hindi pa niya nakikita ang mga yon, kung saan sumang-ayon si Subakino at pinaliwanag na first years ang mga yon. Nag-hi sina ni Ray at Suho doon habang nakatitig lang si Sakura. Nauunawaan naman daw yon ni Ito, at nagkumento ito na sobrang fashionable ng mga tiga Furin. Pinoint niya na yung ang ganda ng kulay ng buhok ni Ray at kakulay daw noon ay isang mimosa, kung saan nagtaka si Ray kung ano yon kaya pinaliwanag ni Suho na pangalan yon ng isang bulaklak. Pinoint naman ni Ito yung coral earrings ni Suho at ang vintage daw noon, at bagay na bagay yon sa kanya. Matapos yon ay nung pinansin na ni Ito si Sakura ay agad nitong nakita ang mata niya, at nagkomento ito na ang ganda noon at kakulay yun ng twilight, kung saan nagblush si Sakura dahil nakatanggap na naman siya ng compliment. Nagpaalala daw yon ng kanyang mga alaala noong naglalakad siya sa tabi ng dagat kasama yung asawa niya, kung saan sinabi ni Subakino na gusto niya yung istorya na yon, at siya na ang nagpaliwanag na yung setting sun daw ay lumulubog sa dagat, habang nakatayo si Ito at yung asawa nito sa tabi ng beach habang ina-admire ang kagandahan ng scenery. Talagang maganda daw yon ika ni Ito at hindi daw sila makagalaw kahit na tuluyang nakalubog na yung araw. Natisod-tisod daw sila habang umuwi sila dahil sa dilim, at sa oras na makabalik sila sa bahay nila ay puro buhangin na sila sa katawan, at nalungkot daw yung asawa niya sa panahon na yon dahil bagong bili yung damit noon. Napansin naman bigla ni Ito na dirderecho na siya, kaya nag-sorry siya kina Subakino at pinapasok muna sila para umupo sa loob. Nilinggan ni Ray si Sakura dahil napansin niya na hindi ito gumagalaw, at lumalabas na pulang-pula na naman yung mukha niya habang nanginginig kaya tinanong niya yun kung bakit, kung saan pinatahimik lang siya ni Sakura. Pagpasok ni Subakino sa loob, ay napansin niya agad yung pinagkainan ni Ito at sinabihan niya yun na hindi yun mabuti at hindi daw nun kinakailangan na ubusin yung pagkain niya, at pwede niyang iwan yung mga natitira sa refrigerator. Dagdag pa ni Subakino na pandido na yung ilaw niya kaya pinaliwanag niya na hindi na yun gumana kaninang umaga at papalitan niya na daw dapat yun. Masigla namang nag-volunteer si Ray na kaya niyang palitan yun at masyado ng delikado para kay Ito na tumungtong ito sa upuan, habang si Suho naman ay may napansin sa lapag at tinanong si Ito kung inaayos niya din ba yun, kung saan pinaliwanag ni Ito na inaayos niya yun kanina pero tumigil siya para mag-CR at nakalimutan niya na yun. Di nagtagal, sinimula na ni na Subakino, ni Ray, at Suho ang pagkilos sa bahay ni Ito, habang nakatayo parent si Sakura. Dahil dun ay kabado siyang naghanap-hanap kung ano yung pwede niyang gawin dun, at bigla siyang kinalabit ni Ito at may ipinabuhat ito sa kanya na box. Hiniling noon na ilagay niya yun sa kwarto sa may dulo ng hallway ng bahay niya. Ginawa naman yun ni Sakura, at inisip niya na yung tinutukoy na kwarto ni Ito ay yung nasa dulo. Pagkahawi niya ng tela na nakaharang sa pinto noon ay nabahing siya dahil sa dami ng alikabok sa paligid. Pagdilat niya ay nakita niya ang sandamakmak na mga gamit na maayos na nakasalansan sa kanya-kanyang lagayan kagaya ng mga damit, sombrero, at sapatos. Napasabi si Sakura sa isip niya na ang daming damit dun. Nagkomento siya na kahit iba-ibang damit pa yung suutin mo araw-araw ay aabutin ka ng isang buong taon para magamit yun lahat,
At nagulat siya nang biglang sumilip si Ito at nag-sorry ito dahil hindi daw yun yung kwartong tinutukoy niya. Sinabi nga naman daw ni Ito na doon yung daan kaya naisip niya na baka magkamali si Sakura kung saan sumang-ayon siya doon. Tinitigan ulit ni Sakura yung pinasukan niyang kwarto kanina at napaisip siya doon na since maalikabok na sa lugar na iyon ay marahil ibig sabihin daw noon ay hindi na ginagamit ni Ito yung mga damit na nandoon. Matapos iyon, nagpahinga muna sila at kumain, at habang nagmimirienda ay biglang inaya ni Subakino si Ito na sumama yun sa kanya sa isang date, kung saan nagtaka si Ito. Napakumento naman si Sakura na parang sinasabi lagi ni Subakino yung mga katagang yun kaya napatanong siya kung ganun ba nito kagusto na makipag-date, kung saan sinabi ni Subakino na masyado siyang uptight, kaya nairita si Sakura doon at ano daw yung ibig sabihin nun. Sinabi ni Subakino kay Ito na umiinit na ang panahon kaya dapat ay pumunta sila sa isang cafe o movie theater. Suutin daw kaya ni Ito yung suave gray hat niya. Yung sinuot niya daw noong pumunta sila ng asawa niya para makita ang mga cherry blossoms noong isang taon di ago yung huling taon, at pwede niya din daw yun i-match sa light beige jacket niya at pink necktie. Sobrang cute daw nila nung asawa niya nung sabay itong naglalakad habang gandang-ganda sa mga bulaklak. Dagdag niya nung habang naglalakad silang dalawa sa ilalim ng mga cherry trees habang bumabagsak ang mga dahon noon, ay para bang isa yung eksena na isang pelikula, kung saan namang hadun si Nasuo at ni Rei, at napa-side comment si Ito na masyado niya yung ini-exaggerate. Habang kumakain parents si Sakura, at napakumento din si ni Rei na si Ito at yung asawa noon ay sigurado gustong gusto na maging fashionable, at napakaganda daw nang narinig ni Suo. Napaisip si Sakura doon na baka ayun yung dahilan kung bakit ang daming damit nito ni Ito. Pinaliwanag ni Ito na dati pa lang ay laging sumasabay sa uso yung asawa niya at matapos daw siya noon kausapin tungkol sa hobbies noon at gusto daw noon na samahan niya yun doon, ay biglaan na lang siyang naging interesado sa fashion. Binigyan niya daw yun ng napakagandang dress bilang regalo nung una, at sa sobrang bulaklakan daw noon ay halos mukhang magi-glimmer na daw yun sa ilaw. Gayunpaman daw ay nagawa pa ring makahanap ng asawa niya ng mga accessories at shoes para maternuhan yung itsura noon. Nagkomento si Subakino na gusto niya rin yung istoryang yon, at tinanong na tama ba na isinuot yon ng asawa ni Ito ng matagal na panahon, kung saan napakomento si Ito na umaasa talaga siya na ginawa yon ng asawa niya, na nagpakomento kay Subakino na syempre ay ginawa yon ng asawa niya. Biglang pinaliwanag ni Ito na napakabait na babae ng asawa niya at lagi iyong nakangiti, at hindi din daw yun pula sa kita, ngunit gayunpaman daw ay punong-puno ng saya ang mga panahon na nakasama niya yon. Pero para sa kanya naman daw yun ika ni Ito. Kilig na kilig na sa gilid si Sakura habang napakomento naman si ni Rei na sobrang sweet ng naging relationship nila ng asawa niya. Napatitig naman dun si Subakino. Sa sumunod na eksena, paalis na sila sa bahay ni Ito, at nagpaalam na sila dito at babalik daw sila sa susunod. Biglang nagkomento si Ito na marahil kaya nangyari yun ay nakita niya yung mata ni Sakura, kaya nagtaka naman si Sakura sa kung ano yung ibig sabihin nun. Pinaliwanag ni Ito na marahil man yun dun o hindi, pero bumalik daw yung mga alaala niya kasama ang kanyang asawa, kaya natuwa daw siya sa araw na yun. Nagpasalamat siya kay Sakura. Kaya nag-blush na naman ito sa affection na natanggap niya, ay sinabi na wala naman siya masyadong ginawa dun. Matapos iyon ay nakalabas na sila sa bahay ni Ito, at nagkomento si ni Rei na nag-alala siya nang sinabi ni Subakino na depressed si Ito, pero mukhang mas mabuti naman daw yung kalagayan nun sa inaakala niya. Sumang-ayon dun si Subakino at pinaliwanag na mas mabuti pa daw yung pakiramdam nun last year, pero minsan ay mukhang hirap na hirap yun. Napatitig sa kanya si Nasuo, at hindi makapaniwala dun si ni Rei. Dati daw ay kung alam ni Ito na may pupunta sa bahay nito ay hindi nun iniiwan yung pinagkainan niya sa lamesa, at kahit nasa bahay lang yun ay nagdadamit yun ng maganda. Syempre naman daw ay sobrang nakakaapekto ng masama ang mawala ng taong importante sa'yo, pero sa tingin niya daw ay hindi lang yun yung dahilan kung bakit na-depress si Ito. Napatitig lang sa kanya dun si Sakura. At agad niya naman yung brinish off at sinabi na kahit na tinatanong niya yon kay Ito ay sinasabihan lang siya noon na nag-overthink lang siya, pero kahit gayunpaman daw ay gusto niyang bumalik ang dating sigla noon. Gagawin niya daw ang lahat ng magagawa niya kung ibig sabihin noon ay magiging masaya ulit si Ito.
Dahil dun ay napatanong si Suo kung bakit willing si Subakino na gawin ng ganung bagay para dun, kaya biglang napatigil sa paglalakad si Subakino. Pinaliwanag niya na malaki ang utang na loob niya kay Ito at sa asawa noon. Tumingin si Subakino sa kanila at idinagdag niya na minahal siya ng mag-asawang yun sa kung sino talaga siya. Bigla naman tayong napunta sa pagpapaliwanag ni Subakino na simula pa noon ay gusto na niya ang mga cute at magagandang bagay. Ngunit gayunpaman daw ay isang araw, tumigil na lang siyang pag-usapan yung mga bagay na gusto niya, para makapamuhay ang isang abnormal na tao na kagaya niya sa normal na mundo. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa mga panahong grade 2 pa lang si Subakino at may mga babaeng gumagawa ng bracelets and accessories sa classroom nila, at kita naman na nakukuha nun yung atensyon niya. Bigla namang nawala yung focus niya doon nang biglang may dalawang lalaking nag-aya sa kanya na maglaro sa labas. Napalingon yung isa sa mga lalaki doon dahil napatili yung mga babae, at napakomento ito na yun na naman yung mga babae na yun. Inasar nila yung pagsabi nun ng cute, at ano daw ba yung mabuti sa dumb stuff na ginagawa nun, at nung tinanong nito si Subakino na tama daw ba siya, ay napipilitan dito si Subakino na sumang-ayon. Matapos yun ay lumabas na silang tatlo at nagmadaling pumunta sa space na pinaglalaroan nila ng soccer. Sa sumunod na eksena, bago sila mag-uwian galing sa school, may inabot yung kaibigan ni Subakino sa kanya, at lumalabas na isa yung page na nagpapakita ng isang controllable jeep car na galing sa isang magazine, at sinabi ng nagbigay nun sa kanya na hindi daw ba ay mahilig siya sa mga manly stuff kagaya ng mga kotse. Nung una ay hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya, pero nagkunwari na lang ulit siya doon at nagpasalamat at masaya daw siya na nakuha niya yun. Nagpaalam na yung dalawang kaibigan niya at sinabi na kapag may nakita siyang page tungkol sa bikes ay siya naman yung magbigay doon. Tinitigan ni Subakino yung magazine page na hawak-hawak niya, at nung tinignan niya yung kabilang side noon ay umilo ang kanyang mood nang makita niya na picture din yun ng mga accessories kagaya ng bracelets at hairpins. Sobrang na-cutean siya doon, at napakomento siya sa mga itsura noon kagaya ng ang ganda daw ng kulay ng isa habang yung isa naman ay may cute na design. Tuwang-tuwa niyang inisip na pwede niya yung ilagay sa folder niya pagka-uwi niya, pero nang maalala niya yung sinabi ng kaibigan niya na hindi daw ba ay mahilig siya sa mga manly stuff, ay agad na napawi yung ngiti niya. Napatingin siya sa salamin at sa kanyang reflection, at kinausap niya ang kanyang sarili at tinawag niya itong sinungaling. Matapos yun, habang naglalakad pa uwi ay may nakitang earring si Subakino sa lapag kaya inisip niya kung may nakalaglag ba nun. Dinampot niya yun at agad siyang nagandahan sa itsura, at nagulat siya nang biglang may magsalita sa likod niya at pinaliwanag nun na pagmamay-ari ng asawa nito yung hako na yun. Lumalabas na ito ay si Ito nung medyo mas bata-bata pa, at nagpasalamat ito kay Subakino sa paghanap sa earrings na yun. Tinitigan ni Subakino yung kasuutan ni Ito at napakomento siya ang weird dahil lalaki ito pero pink yung kulay ng damit nito. Hindi niya daw maintindihan yun pero maganda yun tignan sa lalaking yun. Bigla namang tinanong ni Ito si Subakino kung mahilig ba siya sa dorayaki at meron daw sila sa bahay nila at kung pwede daw ay kumuha siya dun bilang pasasalamat sa paghanap ng earrings. Masayang tinawag ni Ito yung asawa niya at lumalabas na ang pangalan nito ay Yui, at sinabi niya doon na nahanap ng batang kasama niya yung earrings nito. Napatanong si Yui kung totoo ba, kaya pinaliwanag nito na naghihintay yung bata sa labas nila, kaya napagdesisyonan ni Yui na puntahan nito. Pagkakita ni Subakino sa itsura ni Yui, ay kita sa mukha niya ang pagkamangha habang napapatitig doon. Pinapili siya ni Ito sa dala nitong dorayaki, pero hindi siya pumipili doon kaya napatanong si Ito kung ano yung problema at hindi daw ba niya gusto ang dorayaki, kung saan nahihiyang sinabi ni Subakino na hindi naman sa ganun, at iniisip niya lang na ang gaganda ng mga damit nila. Natuwa naman si Ito sa komento niya, at talagang maganda daw yun, at pinili niya talaga yun para sa kanyang asawa dahil inisip niya na babagay yun sa season. Alam na alam daw ni Subakino ang fashion niya, kung saan nahihiyang tumanggi si Subakino. Sinabi ni Ito doon na laging maganda at stylish yung asawa niya at bumalik daw siya doon at tignan ang iba pa nung damit. Napanganga si Subakino doon at nahihiyang sumang-ayon. At matapos daw ang pagkikitang yon, halos araw-araw na niya daw binisita sila Ito, at talagang nag-enjoy siya na makitang magbihis ang mag-asawang yon ng magagandang kasuutan.
Isang araw, pumasok si Subakino sa kwartong pinasukan ni Sakura nung nasa bahay sila ni Ito, at nakita ni Subakino si Yui na naglalagay ng lipstick. Napansin siya ni Yui, at ngumiti iyon habang tinatanong kung maganda ba yung lipstick niya. Na-flustered dun si Subakino at sinabi na lalaki siya kaya hindi niya sigurado kung maganda ba yun. Bigla namang tinawag ni Ito si Yui at tinanong kung nasaan yung tea leaves nila, kaya agad naman na lumapit si Yui para tulungan yun. Paglabas ni Yui ay tinitignan ni Subakino yung ginamit ni Yui na lipstick, at nagdadalawang isip niya yung sino bukang kunin. Habang nagko-contemplate sa gagawin niya ay hindi niya napansin na nakabalik na si Yui, at tinanong siya noon kung gusto niya bang maglagay ng lipstick, kung saan napatibok ng malakas yung puso niya sa gilid at kabadong nagpaliwanag na hindi. Binigyan naman siya ni Yui ng reassuring headpat at sinabi na okay lang yon. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Subakino na nakasuot na ng lipstick habang nakatingin ito sa salamin. Dumating sa kwarto si Ito at may dala daw itong tea, at nagulat siya nang makita niya si Subakino at bagay daw yon sa kanya. Bigla na lang tumulo yung mga luha ni Subakino at napatanong na lang sa kanila kung bakit niya gusto yung mga ganong klaseng bagay. Yung mga normal na lalaki daw ay hindi gustong maglagay ng lipstick, pero bakit para sa kanya ay maganda yon at nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ayaw niya na daw na magsinungaling sa mga kaibigan at sa pamilya niya. Hinihiling niya daw na sana ay nagustuhan niya na lang yung mga nagugustuhan ng ibang batang lalaki. Hinihiling niya daw na sana ay normal siya. Napahagulgol na dun si Subakino, at agad naman siyang kinomfort ni Yui at tinanong kung alam niya ba kung ano ang high heels. Nagtaka dun si Subakino, at napatanong kung yung tinutukoy ba ni Yui ay yung mga sapatos na sinusuot ng mga babae para magmukhang mas matangkad sila, at sumang-ayon dun si Yui. Pinaliwanag din ni Yui na gayunpaman, ay ginawa yon para sa mga lalaki originally, na nagpawindang kay Subakino. Sumang-ayon dun si Ito, at pinaliwanag na nung una ay ginawa yon para sa mga warriors, para ma-stabilize nila ang kanilang sarili kapag gumagamit ng pana habang nakasakay sila sa isang kabayo. Napatanong si Subakino kung totoo ba yon, kung saan may idinagdag na paliwanag si Yui na maski ang makeup ay originally na inilalagay sa mukha bilang charm para protektahan ang magsusuot noon. Tahimik lang naman dun si Subakino, at sinabi ni Yui na napaka-importante na maging malinaw sa pagkakaiba ng lalaki at babae, pero at the same time, ang gender ay isa lamang maliit na parte ng kung sino sila. Taka ang taka dun si Subakino, kaya sinabi ni Ito na totoo yun, at after all daw, nung unang naimbento yung high heels at nung unang ginawa yung lipstick, ay hindi naman daw inisip ng mga tao na pwede lang nilang masuot ang isang bagay dahil isa silang lalaki o isa silang babae. Malamang daw na ang mga tao ay nagsusuot lang ng kahit anong gusto nila, basta't gusto nila ito. Kanina daw ay sinabi ni Subakino na bakit niya gusto yung mga ganon kahit isa siyang lalaki ika ni Yui, at pinaliwanag na gayunpaman ay hindi yun dahil isa siyang lalaki, kundi siya ay si Subakino kaya ayon yung dahilan kung bakit gusto niya yung gusto niya, at sinimulan niya yung makeup an. Naglim yung mukha ni Subakino habang pinapakinggan yun, at idinagdag naman ni Ito na ang normal ay tinutukoy lang ng kung ano ang iniisip ng nakararami. Pinaliwanag niya na ang high heels at makeup ay may mga kahulugan sa likod nila na nagbago sa paglipas ng mga taon, kaya hindi malinaw ang mga ito dahil sa kanilang kasaysayan. Ayun daw yung dahilan kung bakit okay lang kay Subakino na enjoyin lang ang mga bagay na gusto niya. May pinagpag si Yui sa balikat ni Subakino, at sinabi na para sa kanya, naniniwala siya na kahit ano ang mangyari, ay mahal niya si Subakino kapag ine-enjoy nito yung mga bagay na gusto nito, kung saan ganun din daw si Ito. Di nagtagal, natapos na si Yui sa pag-me-makeup kay Subakino, at napakomento si Ito na nauunawaan niya kung bakit yun nagustuhan ni Subakino. Habang nakatitig silang tatlo sa salamin, ay sinabi ni Yui kay Subakino na bagay yung makeup sa kanya. Napaiyak na lang dun si Subakino, at bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan pinapaliwanag niya na takot siya noon. Sinabi niya na iba siya sa lahat ng tao, at natatakot siyang maiwanan, maging mag-isa. Pero sina Ito at Yui ay tinanggap siya kung sino siya. Sinabi nila na mahal nila siya. Narealize niya na hindi na siya nag-iisa kaya nagawa niyang sabihing mahal niya ang mga bagay sa buhay niya. At ayun daw yung dahilan kung bakit ngayon ay siya naman ang tutulong kay Ito. Napatitig dun sina Suo,
At napa-reflect si Sakura sa mga sinabi sa kanya ni Anzai tungkol sa ugali niya. Habang iniisip yun ay bigla siyang may narinig na sumisinghot sa tabi niya, at lumalabas na humahagulgol na si Nirei dahil sa kwento ni Subakino, kaya nagulat siya dun. Napatanong si Subakino kung okay lang ba siya, kung saan sumang-ayon siya at sinabi na ang touchang lang talaga ng istorya niya. Bigla namang hinawakan ni Nirei si Nasuo at Sakura sa braso habang pinapaliwanag na para matiyak nila na mapapasaya nila si Ito at malaman kung ano talaga ang bumabagabag sa kanya, ay gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tumulong. Napatitig dun si Subakino at napatanong kung seryoso ba siya, at agad siyang sumang-ayon dun at tinanong si Nasuo at Sakura kung tama ba siya, kung saan sumang-ayon naman si Suo at napatanong si Sakura kung kailan ba, kaya nagtaka din dun si Subakino. Dahil dun ay nahihiyang tinanong ni Sakura kung kailan ba ulit bibisitahin ni Subakino si Ito, kung saan napatitig sa kanya si Subakino at di nagtagal ay tuwang-tuwa silang niyakap nun dahil napaka-precious daw nila. Dagdag niya na kung gayon ay wag na silang magsayang ng oras at bibisitahin daw nila ulit si Ito bukas, kaya nagulat dun sina Sakura. Kinabukasan, nakarating na ulit sila sa harapan ng bahay nila Ito, at nagkomento si Suo na talagang pumunta sila dun kahit kakabisita lang nila kahapon, at nang magsasalita pa lang si Nirei ay bigla silang may narinig na malakas na lagabog at pagbagsak ng mga gamit, kaya agad na pumasok si Subakino para tingnan kung okay lang ba si Ito. Lumalabas na nalaglag lang ni Ito yung mga nakalagay sa shelf niya, kaya nagsorry ito sa pagpapaalala sa kanila. Napakumento si Suo na ang kalat ng nangyari, at tinanong naman ni Nirei kung nasaktan ba siya habang si Subakino ay tinanong kung ano yung nangyari. Pinaliwanag ni Ito na sinusubukan niya kasing kunin ng isang album pero bigla na lang daw nalaglag yung iba dun. Na-excite si Subakino nang marinig niya yon at gusto niya daw makita yung nilalaman ng album na yon. Sinabi ni Ito na pagkatapos makipag-usap sa kanilang lahat tungkol sa kanyang asawa kahapon, bigla niyang nais muling balikan ang album. Dali-daling nilinis ni Subakino yung mga nalaglag sa shelf para makita na agad yung mga picture sa album, at sa sumunod na eksena habang umiinom ng tea, ay sinimulan na nilang tignan yon. May ipinapakitang picture si Ito ng asawa niya nung nasa beach sila, at gustong-gusto niya daw yung dress nun doon dahil hinahangin daw yun habang naglalakad, at bagay na bagay daw yon, at napansin naman ni Nirei na kinikilig si Ito habang pinapaliwanag yon. Bigla namang binulong ni Nirei kila Sakura at Suo na parang okay naman si Ito, kung saan sumang-ayon si Suo at sinabi na kapag tinignan mo yun ay ang hirap malaman kung ano ba yung bumabagabag dun. Napansin ni Subakino na yung album na yun ay panay pictures ng asawa ni Ito ang laman, at hindi daw yun nakatingin sa camera sa karamihan ng mga yun, kaya pinaliwanag ni Ito na hindi talaga mahilig magpicture yung asawa niya, kaya nagulat si Subakino. Lumilingon daw yun palayo kapag nakikita nun yung camera, pero sobrang ganda peran daw ng mga yun kaya tinabi niya. Sinabi niya na maaari nilang sabihin na para siyang isang peeper na kumukuha ng mga candid na litrato na nagpatameme kina Sakura. Tinanong naman ni Subakino na pero ibig sabihin daw ba nun ay wala silang picture ng magkasama at sigurado naman daw ay at least meron silang picture nung kasal nila, kung saan sinabi ni Ito na meron sila nun at nakatabi yun sa kwarto nila. Pero hindi daw yun mga picture nung kasal nila. Kinuha ni Ito yung tinutukoy niya, at habang kinukuha niya yun ay iniisip ni Subakino na kung merong iisang picture lang nun ay siguradong napaka-special nun at baka galing pa yun nung honeymoon nila. At si Suo naman ay inisip na baka nag-oversee sila nung panahong yun, at si Nirei ay sinasabi na siguradong napakaganda nun, habang si Sakura ay napapasabi sa isip niya na ang excited nila dun. Di nagtagal, nakabalik na si Ito at agad niyang ipinakita yung litrato nila ng asawa niya ng magkasama, at napansin nila Subakino na sa labas lang ng bahay nila sa garden yun kinuha. Nang sumilip si Sakura para tignan din yun, ay nakita niya na simple lang yun at magkasama lang yung nakatayo habang nasa harapan nila ang bago-bagong tubo pa lang na puno. Gayunpaman, ang lakas ng impact noon kay Sakura, at nadura niya pa yung iniinom niya doon sa sobrang kilig, kaya noindang doon sina Nirei, at nagtaka naman si Ito. Inubo si Sakura kaya agad na nagdala si Ito ng tissue para panasan yung mukha niya, at sinabi nito na siguradong unsakit noon dahil siya din ay madalas din nabubulunan. Nagtaka tuloy si Nirei kung ganun ba talaga ka-surprising yun, kaya sinabi naman ni Suo na sa tingin niya ay hindi naman na-surprise dun si Sakura.
Naisip naman tuloy ni Subakino na nang dahil sa picture na yun ay sumobra siya sa kanyang romance sensor kaya siya naduwal doon, kung saan naiirita at nahihiyang sinabi ni Sakura na manahimik siya at mali lang daw yung nababaan ng kinain niyang Castella cake kaya siya inubo, kaya pinoint ni Suo na hindi naman yun magsasanhi ng pagbablash niya. Nagtaka dun si Ito kaya pinaliwanag ni Subakino na kapag nakakaramdam si Sakura ng kahit anong romantic things ay agad na namumula ng todo yung mukha nito kaya napatanong si Ito kung totoo ba talaga yun at napakumento si Sakura na manahimik sila. Sinabi naman bigla ni Ito na lagi siyang sinasabihan ng mga taong nasa paligid niya kung paano siya laging nagbablush dahil sa asawa niya at marahil dahil daw yun sa madali siyang mabasa. Tinanong bigla ni Subakino si Sakura kung ano ba para sa kanya yung itsura ng picture na nakita nila, kung saan flustered na sinabi ni Sakura na hindi naman yun ganun ka-special, at habang tuwang-tuwang nakikinig sa kanya sina Ito, dinagdag niya na parang masaya at ini-enjoy nila ang kanilang sarili sa picture na yun, at kaya niya daw nasabi yun ay dahil parang si Subakino yung asawa ni Ito, lalo na nung nakikipag-usap si Subakino kay Umamiya. Napatitig dun sina Ito, ni Rei at Suo, habang napablush naman si Subakino. Kinilig si Subakino at ganun daw ba talaga siya kakyut, at sa sobrang kilig niya ay binigyan niya pa ng cake si Sakura. Hiyang-hiya siya sa comment ni Sakura, at pinaliwanag niya kay Ito na si Umamiya ay yung lalaking lagi niyang kinekwento, at may crush daw siya dun. Bigla naman siyang napatigil magsalita nang tinignan niya si Ito, at dun niya napansin na umiiyak na pala ito habang nagpapaliwanag siya. Nagulat silang lahat dun, at nag-aalalang tinanong ni Subakino si Ito kung ano yung problema, at inisip ni Suo na si Sakura yung may kasalanan, kaya nabigla si Sakura dun. Agad na pinunasan ni Ito yung mga luha niya at kinuha yung ipinakita niyang litrato sa kanila habang tinatanong kay Sakura na ganun ba talaga yung itsura noon para kay Sakura. Nagtaka naman si Subakino kung bakit niya kailangan tanungin yun, kaya pinaliwanag ni Ito na magmula nung naiwan siyang mag-isa ng kanyang asawa ay nagsimula siyang mag-alala kung talaga bang naging masaya si Yui. Taka ang taka sina Subakino dun, at idinagdag ni Ito na minahal niya yun at talagang sobrang saya niya na makasama yun sa buhay niya. Pinaliwanag niya na yung kasal nila ay isang arranged marriage, at simula pa daw noon ay tahimik yung asawa niya, kaya lagi niya daw iniisip kung ano ba talaga yung nararamdaman ni Yui. Doon naintindihan ni Rei kung ano ba yung bumabagabag kay Ito. Nang magsasalita pa lang si Subakino ay sinabi ni Ito na noong silang dalawa lang, hindi talaga yun nakakaabala kay Ito. Pero ngayong mag-isa na lang siya, lumalaki nang lumalaki ang mga alalahanin na yun. Pero kung talagang iniisip daw ni Sakura na mukhang masaya ang asawa niya, pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat na dinadala niya. Napablush doon sina ni Rei at Sakura, habang napatitig lang sa kanya si Suo, at di nagtagal ay tinanong siya nito kung pwede ba siyang magtanong dahil kanina pa siya nababother doon. Tinanong ni Suo kung ano daw ba yung rason niya kung bakit kinuha niya yung litrato na yon, kung saan nagtaka si Ito. Pinaliwanag ni Suo na yung nanakuha ng dogwood tree sa litrato ang kanyang interest maski kahapon nung pumunta sila. Pinoint niya na yung garden ni Ito ay punong-puno ng mga noon flowering trees maliban sa dogwood tree na nag-jump out sa mga pumupunta doon, at nag-picture pa daw sila doon kaya ayun yung dahilan kung bakit niya iyon natanong. Nagtaka si ni Rei sa ibig sabihin ni Suo na nag-jump out yung puno, habang tinawag siyang tanga ni Sakura at sinabi na hindi naman tumatalon yung mga puno, kaya nag-side comment si Subakino na hindi naman yun yung ibig sabihin ni Suo. Napangiti si Ito sa tanong ni Suo at ang sharp niya daw na mapansin niya pa yun, at pinaliwanag niya na ang pag-aalaga sa hardin niya ay isa sa mga hobbies niya. Wala daw sinabing kahit ano yung asawa niya tungkol sa garden niya dati, pero bigla na lang daw nung hiniling na magtanim siya ng isang dogwood tree. Sinabi niya nga kanina na ayaw nun na nagpipicture, pero matapos nila yun itanim ay si Yui mismo ang nagsabi na magpicture sila ng magkasama, at ang litrato daw na ipinakita niya sa kanila yung litratong nakuha nila sa panahon na yun. Taimtim na nakikinig si Suo sa kanya habang patuloy ang pagpapaliwanag niya na sa panahong iyon ay medyo nasobrahan ang kanyang excitement dahil inisip niya na nagiging interesado yung asawa niya sa kanyang hobbies. Bigla namang tinanong ni Suo na bago nila matanim yung dogwood, ay may nangyari daw ba sa pagitan nilang dalawa? Nagtaka dun si Ito at maski sina Sakura. Meron daw bang kahit anong bagay na pumapasok sa isip ni Ito patungkol dun,
kung saan matapos mag-isip ng saglit ni Ito ay sinabi nito na kung ituturo niya ang isang bagay ay isa yung sobrang nakakahiyang moment para sa kanya kaya naalala niya pa iyon ng mabuti. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo in a point in time kung saan kasama niya pa si Yui, at tinatawag niya ito para sabihan sana sa gagawin nila pagtapos ng susunod nilang break, kaso natigil yon nang makita niyang tahimik yon na nagtatahay ng sombrero. Napalingon yun sa kanya at napatanong kung may problema ba, kung saan sinabi niya na wala naman at naghahanap lang siya ng maliwanag na lugar para maggupit siya ng kuko. Habang naggugupit ng kuko si Ito ay bigla siyang napatingin sa asawa niyang nagtatahi, at matapos niyang tumingin ulit sa ginagawa niya ay bigla siyang nagkomento na ang ganda ni Yui kapag absorbed ito sa fashion, at sana daw ay maging fashionable enough siya para titigan din daw siya ng ganun ni Yui. Bumalik tayo sa kasalukuyan at pinaliwanag ni Ito na lagi niyang tinatawag na maganda yung asawa niya, pero hindi niya hiniling doon na tignan siya noon. Kanya lang daw yun na realized afterwards kung paano gaano siya nagtunog passive-aggressive, at sobrang hiyang-hiya daw siya dahil doon. Pagkatapos ay sinabi niya na kung iisipin niya yun, ay marahil nung panahong yun nagsimula na magkaroon ng ganung mga worries. Sa anumang rate daw, walang sinabing kahit ano si Yui, at baka yung paggusto noon na itanim yung tin-anim nilang dogwood tree ay baka dahil nagustuhan niya lang yun gawin sa mga panahon yun. Hindi niya naman din daw malalaman na ngayon kung ano ba talaga yung nasa isip noon, at dapat daw ay tinanong niya pa yun dati ng madalas. Bigla namang nagkomento si Suo na parang hindi ganun yung dating noon kay Yui, at sa tingin niya ay sobrang nagalit yung asawa niya sa kanya. Gulat na gulat dun sina Ito at napatanong kung ano yung ibig niyang sabihin. Tinanong naman ni Suo na hindi ba't yung namayapa niyang asawa ang nagtanim ng dogwood tree na yun, kung saan nagtataka pa din si Ito. Pinaliwanag ni Suo na in flower language, ang dogwood ay nangangahulugan ng persistence, a brilliant love, at do you think I'm indifferent towards you, o do you think that I don't care about you? May tumamang napakalakas na realization kay Ito, at naisip niya na marahil yung naging reaksyon ni Yui nang sabihin niya na sana ay tignan din siya ng ganun kagaya ng pagtingin nun sa fashion, ay irita at inis. Dinagdag ni Suo na nung tinanim nun yung dogwood ay marahil ayun yung way of arguing ng asawa niya sa kanya. Napatitig dun si Ito, at bigla namang nagkomento si Subakino na hindi talaga naintindihan maigi ni Ito yung asawa niya. Pinoint ni Subakino na si Yui ang nagturo sa kanya na pwede niyang mahalin ang kahit anong gusto niya, at nang gigigil niyang sinabi na kaya hinding-hindi yun mananatili sa tabi ng isang lalaki na hindi niya mahal. Sumang-ayon dun si ni Ray at pinaliwanag na ngayon at kahapon niya lang narinig yung istorya ni Ito at ng asawa niya, pero sobrang saya niya daw habang kinekwento yung panahong kasama niya yung asawa niya, kaya kung siya daw yung nasa kalagayan na yun ay magiging sobrang saya niya na makasama ang ganong klaseng tao. Napasimangot si Ito sa mga na-realize niya, at biglang tinanong ni Ray si Sakura kung tama ba yung sinabi niya, kung saan nagulat sa kanya si Sakura. Nahihiyang pinaliwanag ni Sakura na hindi niya talaga naiintindihan ang mga bagay na yon, pero sinabi niya na walang sino man ang magpapakita ng ganoong kasayang mukha kung ang kasama nila ay isang taong hindi mahalaga para sa kanila. Napatitig sa kanya si Ito at sinabi nito na tama siya. Hindi daw ganong klaseng tao si Yui at dapat daw ay siya yung pinakamay alam noon dahil siya ang pinakamalapit dun, pero siya pa daw yung nagmukhang pathetic. Di nagtagal, nagpasalamat siya kina Subakino, Sakura, ni Ray at Suo, at nanghingi naman siya ng tawad sa kanyang asawa. Para isipin daw na yung pagtanim ng dogwood tree na yun yung way of arguing ni Yui para sabihin sa kanya na mali siya. Marahil daw ay hindi nun inisip na mapapansin niya yun, pero talagang napaka-elegant daw ng asawa niya in every way. Hindi niya daw talaga kayang makipag-compete laban sa kagaya ng asawa niya. At habang sinasabi niya yun ay may ipinakita ditong eksena kung saan inaasar siya ng asawa niya habang dinidiligan nun yung dogwood at siya naman ay nasa loob ng bahay habang nagbabasa ng libro.